have your own business now as we bring our services to your home. Be one of us. Yan, good morning ka-Unified. Grabe, no? Ngayon po, nandito tayo ngayon sa training na tinatawag natin DOT o Dealers Optimization Training. Okay, so bago po yan, okay lang ba, pakilala muna po ako, no? Ako po si Miss Carol Martinez, yan. Accountant by profession, grabe, 28 years din po akong naging empleyado. At ngayon po ay grabe, di ba? Naka-full-time ako ka-Unified. Bakit ako nag-desisyon na gawin talaga si Unified? Mamaya malalaman nyo yan, di ba? So, ngayon naman po, masasabi ko din na doing Unified, no? Sa isa ko na pong nakuha yung mga pangarap ko at kukunin ko pa yung mga ibang pangarap na nakalista, di ba? So, ano po yun, di ba? Dito, pag sinabing pangarap na nasasakyan, na nakuha ko na din po yan kay Unified, syempre, kung yung una na nag-traditional ay nag 15,000 lang ako, ngayon po ako po ay isa ng hub owner din. Okay. So ngayon, bakit po, no? Tawag dito, bakit po ako nag-unified? Kasi dito ko po nakita na ang DOT ay isa sa grabe, no, na nakapag-decide sa akin talaga na bakit gagawin ko po si Unified at bakit ako mag-network, no? Itong training na to, no? Kaya nga po nung natutunan ko to, gusto ko rin pong i-share din sa inyo kasi ito po yung malaking tulong din talaga, no? Ngayon, kung titingnan natin, DOT, Dealers Optimization Training. Dealer, sabihin, dealer ka ng Unified, member ka ng Unified. Pag sinabi optimization, ito po yung making the best or the most effective way to use kung ano man po meron ka, kung anong resources meron ka. The effective way, no? Or the most effective use of doing your business. Ibig sabihin yun po yung dapat kailangan mo maximize natin, no? And of course, the training is, no, pag tayo po ay nagte-training, 'di ba? Sabi nga kailangan mauna si training bago si earning, no? 'Di ba? Syempre, pag nagte-training ka, we'll give you an idea on how to earn more. Okay, syempre, nagnegosyo tayo, hindi pwedeng syempre ayaw naman natin ang negosyo natin maging gusto natin na maging successful, 'di ba? So 'yun po, kaya napakahalaga po na ito ay isang susi, no, yung DOT po, para maintindihan natin na bakit natin gagawin yung negosyo natin. Okay, ngayon, sabi ko nga ako ay naniniwala na learn before you earn. Ibig sabihin, learn before you earn. Napakahalaga po yan. Kasi yung knowledge po na matututunan nyo is your foundation to earn. Okay? So, ibig sabihin, dito po kay Unified, no, napakahalaga po na mga knowledge natin dito, no, na matututunan natin. Unang-una na dyan, yung mga basic na dapat kinukuha natin pag member ka ni Unified. Ano yon? Dapat marunong ka mag-WA, ay nakakuha ka ng WAN, which is the opportunity for new entrepreneur. Pangalawa, technical web tour orientation o how to navigate the system. Pangatlo, no, yung product demonstration, ano po yung mga benefit ng mga products, paano tayo kumita sa mga produkto. And of course, this kind of training, which is the DOT, the Dealers Optimization Training, at meron din tayong USAP, which is the Unified Skills Assessment Program. So, yan po yung mga basic knowledge na dapat talaga ina-attendan mo, no? Lalo na ngayon, imaginein mo, nasa bahay ka lang, manonood ka lang ng URTV, nag-zoom lang kayo ng grupo mo, kinapa-attend ka ng mga ganitong trainings. Grabe, 'di ba? Kami po nung that time, 'di ba, nung nagte-training po kami ng mga basic na 'to. Pupunta pa po kami ng opisina, no? Ako po, ginagawa ko talaga, galing ako dati sa trabaho ko, tapos pumupunta po ako dito sa office, 'di ba, para mag-attend lang ng mga training. Pero ikaw, 'di ba, nasaan ka mang sulok ng mundo, pwedeng-pwede ka na mag-attend ng mga trainings natin because of this
Diba? Palakpakan natin si Unified kasi diba na-provide tayo ng Unified Radio TV na kung saan mal-learn mo yung negosyo natin, matututo ka, diba? Okay, so yun po yung magandang nangyari. Isa sa magandang nangyari during the lockdown na ang bilis po ng learning ngayon kay Unified. Ikaw na lang ang kulang. Kaya the very basic, dapat lang kung kaya mong straighten lahat ng kinukuha, lalo na yung URTV, tune in ka lang. No, every 3 o'clock, 4 o'clock, nandito, marami ka pong matututunan about our business. Grabe, di ba? Siyempre yan, special trainings, meron din tayo yan, ma-intensive training, ayan. So, yun po yun. Learnings and training. Kasi para po sa akin, no, lalo na dito, naiintindihan ko rin po sa negosyo natin, na pag ikaw pala, di ba? Di ba, wala kang pera. Totoo lang, no? Mas mag-invest ka ng time. Invest ng time to learn. Kasi wala kang malaking puhunan. So, hindi sa mag-invest ka ng capital, mag-invest ka ng oras to learn the business. Kasi learning is giving you an idea on how to earn more. Okay ba yun? Okay. Sabi nga, di ba? Kasi dati, kaya ayaw mo mag-learning, di ba? Ayaw ko mag-negosyo kasi wala akong kapital. Dati ganyan ang isip. Alam nyo ba, hindi na puhunan, hindi mo na puhunan ang kapital para mag-negosyo. Ang kailangan lang, matuto ka munang aralin, no? Ngayon dito, magkano yung investment natin? 15,000. O, kayong ng tuition fee mo yan. Pero bilisan mong aralin kasi para, grabe, kumita na po tayo dito ng mas malaki. Okay? Ngayon, yung dating ganong kaisipan na wala akong kapital, etc. Poor mindset po yan, no? Ngayon, ang gagawin natin, because maglearn ka, magte-training ka, gagawin natin rich mindset. Imagine mo, hindi pa man rich sa pera, pero magiging rich mindset ka. Anong ibig sabihin po nun? At mangyayari lang yan if you are investing your time in learning the business. Okay po yun? Okay. Ngayon kasi bakit? Learning is giving you an idea paano palakihin ang negosyo mo. Learning is giving you an idea kung paano kitain ng 2.7 million. Okay ba tayo doon? So, ibig sabihin, napakahalaga po ng learnings and trainings, lalo't nag-unified ka. Kaya bigyan mo to ng oras, ha? Sabi ko nga eh, ako, marami akong mga downlines ngayon. Kahit nasa trabaho, nakikinig lang po, naka-headset. Okay? So, yan po, no? Kasi sabi nga, bago mo malaman kung paano ba gagawin dito sa Unified para kumita, no? Kaya lang po, ako na nagsasabi sa'yo, bago mo ako tanungin kung paano, kailangan maintindihan mo din bakit gusto mong kumita ng malaki. Bakit gusto mong mabago ang buhay mo? Bakit mo ito gagawin? Ang tawag po doon, you have to know your why, yung dahilan, bakit gusto mong yumaman. Grabe, di ba? So, yun po. Kasi bakit? Di ba may mga pangarap tayo? Dati, di ba, hindi ko alam kung anong ginagawa mo dati, kung empleyado ka, OFW ka, professional ka, businessman ka, di ba, estudyante ka man, di ba? So, nung bata tayo, grabe yung pangarap natin. Tama ba? Gusto kong magkabahay, gusto kong magkakotse, gusto kong magpunta sa iba't ibang lugar, di ba? Kaya lang, nung nag-aral ka na, di ba, nung ginagapang ka na ng magulang mo, no, para tawag dito, para makatapos ka lang ng pag-aaral, di ba? Imbis na pangarap, ang sinasabi mo na lang, grabe, ang pangarap mo na lang, makatapos po ako ng pag-aaral. Nung nakatapos ka na, anong sabi mo na lang? Gusto ko na magkaroon ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka na, grabe, di ba? Gusto ko, yung kinikita ko, di ba, madagdagan pa. Kasi, alam mo na, ang kinikita mo ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Kaya po yung pangarap, na dating inisip mo, bahay, kotse, travel, savings, nabura na po sa kasaysayan, no, ng pagkataon mo yun. Diba? Kasi bakit? Kasi parang sa'yo imposible na, diba? Kasi sa totoo lang po, yung mga nag-a-abroad, no? Hindi naman din, yung iba, sabi niya, kasi tingin niya, yun na yung katuparan ng pangarap niya na, alam mo yun, minsan niya, ang pangarap, makapagpaaral ako ng anak, diba? Kasi ngayon, ang buhay ngayon, diba? Nung araw, okay lang, kahit isa lang nagtatrabaho, pero ngayon hindi na pwede, diba? Sa mahalan ng bilihin, sa mahalan ng tuition. So, ibig sabihin, kaya nung nagkaroon ng opportunity na mag-abroad, so pumunta ng abroad, diba? Kasi, yun nga, yung sapat lang din na makuha yung needs niya. Imagine mo, lumayo pa, diba? Para makuha lang yung pagpapaaral ng anak, no?
para makuha lang yung natustusan yung pamilya. Ibig sabihin, kahit po nasa abroad na, yung ibang mga pangarap, matagal. Makuha man, matagal, o hindi na talaga nakukuha yung ibang mga pangarap. Kung hindi yung tinatawag natin mga needs, no? Kaya, dito, alamin mo, ano ba yung mga pangarap mo? Okay lang ba this time, no? Nagawa na tayo ng mga pangarap natin uli. Bubuo na uli. Bubuoin mo na uli yung mga pangarap mo. Ano yun? Kaya lang, para mabuo yan, mas maganda may na-visualize ka. So, paano yun? Gawa ka ng dream board. Okay ba yun? Ilagay mo doon yung gusto mong bahay, yung gusto mong kotse, di ba? Nung una, sa totoo lang po, nakukornihan ako eh. Kaya lang, nung wala akong choice, di ba? Sabi lang, gawa ka ng dream board. So, gumawa ako, sinunod ko, di ba? Pero grabe, doon ko po nakita yung halaga din ng dream board. Kasi doon ko po unti-unti iniisip na talagang isa-isahin kuhanin yung mga pangarap na gusto ko. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nasa dream board ko yung sasakyan. Nasa sasakyan ko BMW, nakuha ko na. Yung mga libreng travel. Actually, yung Korea, isa yan doon sa dream board. Kung nakita mo yung dream board ko, no, Korea. So, nagawa ko na yan bago mag-pandemic, di ba? Galing kami sa Korea, di ba? So, syempre, yung mga nasa dream board ko pa, yung investment, yung bahay na gusto ko talaga, di ba? Yung resort, grabe, di ba? So, hanggang ganda. Imagine mo, ganito edad ko, pero nagpatuloy po yung mga pangarap ko. Kasi yung dahilan kung bakit po ginagawa ko, tinahato po si Winifred. Kasi bakit? Unang-una, para sa'yo lang ba? Hindi naman eh, di ba? Ginagawa natin to kasi para sa pamilya natin. Kasi gusto natin mapalasap, mabigay sa pamilya natin yung ginhawa ng buhay. Tama ba? So ngayon, kaya gusto mo magka-kotse kasi gusto mo isa kayo mga anak mo sa sasakyan. Tama ba na may kotse, di ba? Hindi na mahirapan mag-commute. Lalo na ngayon, di ba? O, during the pandemic, di ba? Bawal mag-commute, MECQ na naman ang Manila, di ba? O ano pa? Ah, grabe, ang Metro Manila, MECQ. Kaya kailangan may sasakyan. Kasi sabi ko, buti na lang, di ba? Nakuha ko kay Unified yung sasakyan ko, grabe. Kaya hindi na mahirap mag-travel, di ba? Although, syempre, safe-safe pa rin tayo. Di naman yung sabihin, nakakapunta ako ng office, di ba? Kasi nga, may sasakyan. Hindi ako nagko-commute. Hindi ako natatakot na mahawa ako dun sa kung nag-commute lang ako, di ba? Kaya nga, dumadami po yung kaso. So, yun po yung mga dahilan. Ngayon, sabi, ano pa yung dahilan lang ba, mahal mo sa buhay, di ba? Siyempre, pag sinabi na natin mahal natin sa buhay, sa totoo lang, medyo malalim na yan. Diba? Kaya lang, ano ba yung sinatawag natin, paano mo pa mapapalalim yung dahilan mo? Diba? Na, okay lang yan, pangarap mo, gusto magka-kotse, gusto magka-bahay para sa pamilya mo, para sa nanay mo, para sa tatay mo, para sa mga anak mo, diba? Kaya lang, minsan kasi, pag hindi ganun kalalim yung hinugot mo yung dahilan, bakit gusto mo nito? Sabihin, ano yung gusto mo? Kasi, ayaw mo nang balikan yung mga bagay na hindi mo naranasan ng araw, di ba? Halimbawa, kung lumaki ka sa hirap, di ba? Parang pagod ka na hirap yung buhay. So, syempre, dahil kaya gusto mo na mabago yung buhay mo, kasi ayaw mong maranasan ng mga anak mo yung naranasan mo. Tama. So, ganun po yun. So, ito yung dahilan na palalimin mo. Ano ba yung mga karanasan mo na ayaw mo nang mangyari sa susunod na henerasyon mo? Dapat ganun yung iniisip natin. Kaya dapat, hindi lang basta gusto ko ng bahay, gusto ko ng kotse. Kasi ayaw mo nang maranasan ng pamilya mo yung naranasan ng hirap ng buhay. Ako, kung tatanungin mo ako, dito ko na palalim yung dahilan kung bakit gusto kong gawin si Unified. Aside dun sa mga nakita kong mga hindi yung alam mo yun, yung mga nakaraang dati na parang sa akin imposible na, pero dito rin imposible. Pero ang dahilan ko talaga kung bakit ko din inataw talaga si Unified, kasi ayokong pagdating nung time na nandun na ako sa retiring age, tumatanda na ako, ako po ay pagpasakasahan. Tama. Kasi dito ko rin nakita na sa profession ko po, as an accountant, diba, hindi po yun naman ng mga anak ko. Kasi bakit? Ayaw po nila ng kurso na yun. O kasi yung tipo na magulang na hindi po yung budget yung magdidikta kung anong kurso gusto mo. Pwede ko, ano yung gusto mo? Sige, pagsisikapan ko yan kasi yan ang gusto ko. Diba? Hindi dahil sa ito yung budget natin. No? Kaya, syempre, kasi dun siya mag-explore, dun siya magiging, dun lalabas yung potentials niya sa gusto mo. No? Kaya lang, nung naisip ko po na hindi ko mapapamana yung profession ko, ibig sabihin, yung mga anak ko, kung magiging empleyado lang din, di ba?
nakatulad ko din dati, na naging empleyado po ako for 28 years, imagine mo, di ba? Eh, ano bang pwedeng mangyari din sa kanila? Ibig sabihin, ako po kasi yung nakaranas ng, nagkaroon po ako ng magulang na nagkasakit ng kidney. Imagine mo, sakit ng mayaman, kung tawagin mo lang. Pero, 11 years, no, na alam mo yon na ang pera mo dapat sa bulsa hindi bababa ng 1,000. Kasi, ang papadialysis, 2,000, 3,000, 3 times a week. Pagkatapos, na-hospital pa. Yung gamot pa na bibili. So, kahit ano pong laki ng kita, sa totoo lang po, hindi kinakaya that time. Kaya po, di ba, nag-extra income din, no? So, ibig sabihin yung hirap na yon, ang priority ko dati, gatas ng anak ko, kasi may anak na po ako noon, at yung gamot ng mother ko. Yung pang-dialysis, yung pang-ano, yan po yung priority. Kaya sabihin mo, damit, mga iba pang bagay, hindi ko yan iniisip kasi hindi yan kasama sa budget ko. Grabe, di ba? Kasi sa ganong kalaki yung gastos, imagine mo, ang hirap. Kaya sabi ko, ayokong darating yung time na yung mga anak ko maghahagilap din ng pera. Hindi natin masasabi ang buhay ng tao, di ba? Pero syempre ako, nakipasalamat ko yun kasi alam ko na parang hindi ko abutin yung gano'n kasi nga because of the, meron din tayo mga food supplement kayo na nakatulong, no? Which is, dati talagang hindi ako believer, pero ngayon, grabe. Dahil, gusto ko, prevention is better than cure. Alam mo yon. So, kaya ang nangyari, nung makita ko po na si Unified, na pwedeng, alam mo yun, na hindi, pwede mo kagad ipamana sa mga anak mo, hindi mo na pamana yung profession, di ba? Kung makabuild ako dito ng network ko, makapabuild ako ng negosyo ko, alam mo yun, yung negosyo pwede kagad ipamana. Merong next generation na magmamana. Kasi ito po yung negosyo na may forever. Bakit? Forever ka magbabayad ng bills, di ba? E nasa system mo yan, di ba? E kung lahat po ng nabuild mong network magbabayad ng bills, o di, ang laki ng residuality ka, no? Ang point ko lang po, nakita ko kasi na ito yung, alam mo yun, ito na po yung sustainable, magbibigay sa inyo ng sustainable income kahit wala ka ng kakayanan magtrabaho. So, yun po yung dahilan kung bakit, nung nakita ko po kasi yung konsepto ng hinahanap ko, kasi nung pa ako, kasi bakit, pagod na tayo dun sa pagtatrabaho. Imagine mo, ako po nagtatrabaho ako for 16 hours. Kasi nag-work ako dati, di ba, pumapasok ako, empleyado ako. But at the same time, di ba, nagkukuha pa ako ng mga kliyente, di ba? Kasi bakit? Kasi yung gastos naman natin, di naman yan bumababa. Palaki yan ang palaki, di ba? Kasi habang lumalaki yung mga anak mo, magpapaaral ka, ang gastos lumalaki. So, hahanap ka ng another source of income. Tama. So, yan po yung nangyari. Kaya po, sabi ko, ito yung negosyo na, alam mo yun, na, kasi kung ako ay empleyado, nag-resign ako as a manager, di naman pwedeng sasabihin ko dun sa pinaka, sa boss mo na, pwede ba, palit yung anak ko bagong graduate. Wala namang gano'n, diba? So, ngayon, nakita ko dito sa negosyo, mapalaki mo yung negosyo na to, pwede agad-agad ipamana. Kasi yun po yung pwedeng mangyari talaga dito kay Unified, no? Kaya po, kung bakit ko hinahatag, ginagawa. Kaya lang, yung deepest why ko ngayon, yung dahilan ko ba siya ginagawa, hindi na lang po natapos sa sarili ko o sa pamilya ko, no? Kasi dito nakita ko rin, marami akong pwedeng matulungan. No? So, ibig sabihin ko, eto nangyari sa amin, ng mga kumita na dito kay Unified, no, na nababago yung buhay. Alam ko na pag ginawa mo rin si Unified, mababago din yung buhay. So, dun, mas lumalim po ng lumalim yung dahilan kung bakit ko ginagawa si Unified. Yan. So, ngayon, dapat ikaw din, no, kung ngayon, nag-unified ka na, kausapin mo yung sarili mo, nakita mo na posible dito, diba? Kung di mo makukuha sa employee, di mo makikita sa traditional, yung pagkita, no, ng malaki in a very short period of time. Kasi yun yung pinag-uusapan natin dito, no? So, dapat palalimin mo na yung dahilan mo, no? Kasi bakit? Kasi baka mamaya, kung mababaw lang yan, dito pwede kang ma-reject, diba? Dito pwede pagtawanan ka ng mga tao, diba? Kasi marinig lang nila yung networking, no? Pero pag naiintindihan mo, at naiintindihan mo sa sarili mo, bakit mo ito gagawin? Sabi nga, eh, no? Kung sino man hindi ka pwedeng harangan, di ba, ng sibat, di ba? Kaya nga po, dapat talaga palalimin mo. Ako nung napalalim ko yung dahilan ko kung bakit, grabe, sabi ko, kailangan talaga, in 5 years time, kailangan makuha ko na yung mga pangarap ko isa-isa. Grabe, di ba? Pero ngayon, di ba,
Sabi nga dito, ang dami rin nabago din sa akin kasi kahit na ganito na yung edad ko, di ba, patuloy ako nangangarap at alam ko, at alam na alam ko, makukuha ko pa yan. So yun po, kasi bakit? Kasi nga, grabe, di ba, dahil po malalim na sa akin yung dahilan bakit ko ito gagawin. Okay. So yun din ang gagawin natin ngayon. Usapin mo yung sarili mo, ba't mo gagawin? Kung dati, hirap na hirap ka sa buhay at nakita mo si Unified na pwede magpabago ng buhay mo, gawin mo na. No? Kaya nga po yung dahilan na sabi, dito ka Unified, alisin natin yung maraming, alam mo yun, yung misa pag pinatin ka, marami kang dahilan, di ba? Ayaw mo kasi dati mong dahilan. Pero dito, sinasabi ko sa iyo ngayon, paramihin mo yung mga dahilan mo, bakit gagawin mo si Unified? Para gumawa ka ng maraming paraan, para mabilis kang matuto, para magawa mo siya, dahil ito po yung pwedeng makapagpabago ng buhay mo, di ba? So yun po, kaya dapat isipin natin, dahilan ko, yung nanay ko, grabe gusto ko mag-payback period na sa kanya, yung tatay ko, ganun din, yung mga anak ko, grabe gusto ko mapaaral sila sa ganitong eskwelahan, diba, yung gusto nila. Yung mga anak ko, kung ngayon, lalo na ngayon, diba, during the pandemic, ibig sabihin wala nang kasiguruhan eh, kahit na gaano pa kalaki ang sahod mo, pero pag nagdeklara yung kumpanya mo ng bankruptcy, wala kang choice, diba? Kaya grabe, kaya po kailangan maintindihan mo na nag-unified ikaw, nag-unified ka na, member ka na ni Unified, isipin mo na bakit mo ito gagawin, no? Kasi po kami, malinaw na din sa amin, lalo na ngayon napatunayan namin na doing Unified is grabe, di ba? Alam mo yun, mas during the pandemic time, kumita ka pa ng malaki, di ba? Tapos yung mga kitaan din dito, tapos yung alam mo yung nakikita mo na yung mga pangarap mo na matutupad pa rin, di ba? Yung iba na wala ng trabaho, naisip nila yung pangarap nila na naglaho na eh, di ba? Kasi bakit? Yung iba na nasa abroad, pinauuwi na kasi wala nang work doon, di ba? Pero grabe, ito pong Unified, ang isa sa, grabe, alam mo yun, nagpatuloy ng mga pangarap natin, no? So yun po. Yan, okay. So, dito, kailangan, huwag mong babawo yung dahilan mo, kailangan malalim po, no? Yan. So, kailangan natin na bakit mo siya gagawin. Ang alawa, bakit din ka mag-multi-level marketing o mag-network? Okay, kasi po ako, nag-join po ako kay Unified, wala akong ka-idea na networking ko, no? Kasi nung nag-join po ako, nakita ko traditional business. Magbubuka ako ng ticket, magbibispayment ako, magbibimitans. Kaya lang, nung sinabi sa akin na ma'am, mag-attend ka ng training, kasi para magkaroon ka pa ng idea kung paano pa yung 80% ng kitaan dito kay Unified. Kasi, sa totoo lang, the traditional is 20% lang. Yung 80% na paano dito kumita kay Unified, grabe. So, ginawa ko, wala akong choice, di ba? Kasi nag-negosyo ko, gusto kong lumaki-negosyo ko. So, nag-attend po ako ng mga seminar. No? At doon ko po nakita, ang ganda ng multi-level marketing. Ibig sabihin, ano po yun, no? Tawag dito. Unang-una, dito, pag nag-MLM ka, di ba? O multi-level network, di ba? Nag-negosyo na tayo ngayon? Okay. So, ikaw ang boss. Di ba? Kasi bakit? Eh, syempre, ikaw na yung ano eh. Ikaw na yung masusunod, di ba? Kaya lang, okay lang ba kung bago ka? Bago. O kahit tayo ngayon, di ba? Ang boss muna natin dito ay yung sistemang susundin natin. Kasi po, gawa na ang system ni Unified. Ibig sabihin, susundin lang natin siya para dun po tayo sa tamang direksyon, sa tamang daan, para tamaan na natin talaga to. Okay, so yung being the boss is ikaw yung susunod sa sistema na pag sinunod mo yung sistema, grabe, di ba? Pero dito, being a boss, okay lang ba kung bago ka? Ang gagawin din natin, utak, negosyante, galaw, empleyado. Kasi kung dati kang empleyado, gumigising ka na maaga, okay lang magigising ka rin dito ng maaga, kahit boss ka na. Okay? So, yun po yung gagawin natin, di ba? Ngayon, syempre, nasa isip mo, being the boss, di ba? Sino ba yung mas malaking kinikita, di ba, yung boss? Sino ba yung kahit walang ginagawa, kumikita, di ba, yung boss? O bakit hindi mo gugusto yung maging boss? Ito, no? Kasi dito po, being a boss, ang kinukuha natin is how to have financial and time freedom. Okay ba yun? Okay. Ngayon, bakit din ako mag-MLM? Diba? Meron tayong tinatawag na law of leverage. Batas, no? Batas ng
pagpaparami. Okay. Dito kasi matututunan natin, no, kung paano tayo mag-leverage. Sa employment, para magka-idea ka, ikaw po yung leverage. Ano ibig sabihin nun? Yung boss mo, yung oras mo binili niya para magtrabaho sa kanya. Kasi siya, lahat po tayo, meron talang tayong 24 hours. Tama ba? So ngayon, ibig sabihin kung magdadagdag ka pa ng extra after 24 hours, hindi ko alam kung ano nang, kung saan mo nakukunin yun, wala naman kasing ganun. Ako po kasi, ang pinakamahabang oras na pwede kong trabahuin sa araw-araw, 16 hours lang. Imagine mo, ganun po ako dati. Kaya nagdasal po ako, sabi ko, Lord, napagod na ako sa ganung sistema ko ng buhay. Sabi ko, wala bang pwedeng darating yung time na wala na akong ginagawa pero kikita pa rin ako, no? Kaya lang, ang konseptong alam ko din dati, franchising. Kaya lang, ang laki ng puhunan pag maging franchisor ka, di ba? Nagawa ka pa ng model business mo, etc. Basta, yun lang yung idea ang alam ko. Kaya nung makita ko, the concept na meron si franchising dito sa multi-level marketing, grabe. Naral ko na siya, inintindi ko na what is the law of leverage. Ang law of leverage kasi is batas ng pagpaparami. Multiplying your time to the help of other people, no? So, ibig sabihin, the more na maraming gumagalaw, nagtutulungan, the more na mas pwedeng lumaki yung kita. Let's say, halimbawa, sino yung nag-a-apply ng law of leverage sa malalaking negosyo? Sina Henry C. Lucio, yung mga tycoons, di ba? So, ibig sabihin, kung si Henry C. ba, meron din 24 hours, parehas natin. Kaya lang, dahil nag-leverage siya sa mga hinari ng empleyado na 10,000 employees, imaginein mo, magbenta na lang. So, ibig sabihin, kung 10,000 employees times 8 hours, si Henry C. pala ay merong 80,000 hours, di ba? So, ibig sabihin, kung may 80,000 hours lang, magbenta lang yan ng tigsa 10 piso kada oras, so, kumikita siya ng 800,000. Sisiw lang sa kanya yun, maliit pang computation yun. Binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano namumultiply. So, ganun din tayo. Let's say, katulad niyan, dito tayo, magle-leverage tayo. Bakit? Ako po, nandito, di ba? So, na-leverage po ako dahil may mga business partner po ako. Sa iba't ibang panig ng mundo, hindi na lang po dito sa Pilipinas, di ba? Meron ako sa Bohol, meron ako sa Quezon, meron ako sa Cavite, meron ako sa Batangas, meron ako sa Norway, meron ako sa Korea, meron ako sa Middle East, sa Bahrain, di ba? Ang dami, meron ako sa Australia, meron ako sa Canada. Ibig sabihin, ang dami kong business partners at sila pong lahat ay nagtatransact. At sila pong lahat, yung iba po doon nagtatransact, yung iba po doon nag-multi-level marketing o nag-network. So, anong point? Ibig sabihin, yung oras ko na meron akong dito kay Unified, sabihin mo pang 16 hours, 8 hours man yun, di ba? Nadagdagan pa yun dahil yung downline ko dito sa Bohol, 8 hours din yung ginagawa. So, nagkaroon ako ng another 8 hours. Yung downline ko dito sa Quezon, 4 hours, nagkaroon ako ng 4 hours sa kanya. Ibig sabihin, doing Unified, pinagtutulungan namin, yung oras namin ay na-multiply na. So, dumadami po. Dahil dito sa ating compensation income, the binary system, wala tayong choice. Pag nag-transact yan, may residual income ka. Tama ba? Pag kaya nag-network, may napapayin, may bonus na aakyat sa'yo. Kahit masabihin mo pa 60-60 yan. Tama. Pero pag dumami ng dumami, na leverage ka, dumami, grabe. Doon na po papasok ang malaking kita. Kaya po, napakahalaga at napakaganda na ang ginagawa natin ngayon ay ina-applyan natin ng law of leverage. Ngayon, kung empleyado ka, never kang nag-a-apply dyan ng law of leverage. Kasi ikaw at ikaw pa rin at ikaw ang nile-leverage ng boss. Tama-tama. So, yun po yung kailangan maintindihan natin bakit natin gagawin ang multi-level. Because of ginagawa natin ang sikreto ng pagyaman. Grabe, diba? So ngayon, dito rin, naintindihan ko yung tinatawag na four quadrants in earning, no? Yung cash flow. Ibig sabihin, saan ba nanggagaling yung kinikita ng tao? May apat po na quadrants, no? Sabihin, una, employment. Pangalawa, self-employed. Pangatlo, business, no? Yung business nag-empleyado ng medyo marami-rami, no? Kasi pag ikaw lang din, yung business mo, katulad nung tindahan, ikaw nagbukas, ikaw nagsara, ikaw lahat. Self-employed po yan. Dito yan nakapatabularize. Pero pag ikaw ay nag-e-empleyado at nag-leverage, dito po sa business yan. Anong point? Sino po yung gumagawa pa ng tinatawag natin nag-a-apply ng law of leverage ng business? Sabi ko nga kanina, yung mga tycoons, yung mga malalaking negosyo na nag-e-employ ng maraming empleyado. Pangalawa,
franchising concept. At pangatlo, dito po nakakategorize ang multi-level marketing. Okay. So ngayon, anong pagkakaiba ng binanggit kong tatlo? Yung tatlo po, grabe. Namuhunan ko ng malaki yung dalawa. Yung malalaking negosyo at saka yung ano. Bago lumaki yung negosyo nila, namuhunan ng malaki yan. Samantala, sa multi-level marketing na in-applyan din, ang law of leverage, maliit ang puhunan pero malaking potential income. Sample, kay Unify. Magkaroon puhunan, unang mo, investment mo, 15,000. Magkaroon potential income, 2.7 million. Imagining mo yun, di ba? O saan ka pa? O kung ikaw empleyado, huwag ka na mag-self-employed. Tumanong ka na sa multi-level marketing, di ba? At yung pang-apat po na sinasabi ko dun sa four quadrants, yun yung investment. Definitely, you cannot invest ng malaki kung wala ka rin malaking savings. Diba? Kasi kung yung savings mo, sapat lang, nadudukutin mo sa emergency, eh hindi rin po yun masasabing pwede natin i-invest talaga. Okay. So, ngayon yung binanggit ko, employment, self-employed, dito ay business ay na-play ng multi-level ng law of leverage and then investment. Ito po, money works for you. Ikaw yung nagtrabaho, no work, no pay. Tama? At dito, yung sinasabi natin, may passive income. Ikaw, kung ikaw yung nagtrabaho, active income. Pag dito, kumikita ka ng wala kang ginagawa, that is passive income. At yun po ay pwedeng mangyari dito sa site. At yung sinasabi ko, yung business na kung saan merong multi-level marketing at yun pong natawag natin investment. Kaya lang, dito muna tayo kasi yun kaya natin gawin. Kung saan, multi-level marketing. Magkano po ko na? 15,000 pero pwede kumita na 2.7 million. At saan yan? Siyempre, dito yan kay Unified. So, malinaw kung bakit tayo mag-MLM o mag-network. No? Okay, kasi po, sa totoo lang, dito naman sa employment, pwede mo nang makuha mga pangarap mo. Kaya lang, nagbibisikleta ka. Dito naman sa self-employed o sa traditional business, okay naman din. Kaya lang, baka nakakotse ka. Eh, dito po sa multi-level marketing, grabe. Para makuha yung mga pangarap, nag-e-aeroplano. Bakit? Kasi po dito, sinasabi natin, pwede 3 to 5 years. Grabe. Kasi po, mapatunayan na po natin yan. No? Wala na no questions as na dyan eh. Kasi kumita na po. No? Marami na po kumita kay Unified na natupad ng mga pangarap. Number one, our mga top earners. Top one, top two, top three. Jimmy Labuel, Angelis Calicas, diba? Mga Russo. Ang dami, no? Mga top 20. Siyempre, ay, ano naman tayo? Napapasama din tayo sa isa sa mga natupad ng mga pangarap. Kumikita na rin naman yung dati ko kay Unified. So, ibig sabihin, sa multi-level marketing, hindi po kami namuhunan ng ganong kalaki. Grabe. Ako po ang puhunan ko din, grabe, di ba? Nag-start ako, 15,000. Pagkatapos, inagdagan ko lang yung mga accounts ko. Grabe, kasi nakita ko po na yung pera ko, daling ko sa banko, nasa banko, magkano? Hindi pakikita ng 500 pesos yan. Grabe, per year, ha? Pero samantala, pag in-invest ko kay Unify, kaya kayo ikaw, may tinatabi-tabi ka na dyan, todo mo na rito, itaya mo na. Kasi bakit? The more na marami kang accounts, the more na mag-multiply yung income mo. Okay? Kung di mo pa to alam, grabe. Yung sponsor mo, yung upline mo, katuro ka, no? Pero grabe po, ang pinupoint out ko lang dito, gawin na natin ngayon yung negosyo na merong ina-applyan ng law of leverage dahil hinahabol natin yung oras. Yung mga nasayang na oras sa akin, grabe, for 28 years, hindi ko na ko yung mga pangarap ko sa sakyan, etc. Pero doing Unified, nung binataw ko po siya 2015, 2016, lumabas yung sasakyan ko. 2017 hanggang ngayon po, di ba, yung malaking hub, no, na meron na ako ngayon at meron na akong pangalawang sasakyan, grabe. Ang tinatrabaho ko na po ngayon kay Unified, syempre yung bahay naman sa probinsya kasi may bahay naman ako na sa Manila. At grabe, alam ko po na yung alam mo yung pagdating sa retiring age mo, yung gusto mo talagang bahay na pupuntahan mo, syempre parang tipong resort 'yan, di ba? So yun po, alam ko na po na makukuha ko yung growing Unified, di ba? So ibig sabihin, for 28 years, di ko ngayon nagawa. Pero bakit dito? Kayang gawin. Grabe, di ba? So, yun po yung kailangan maintindihan natin. Bakit ngayon pa lang? Gumawa ka na ng mga bagay na kung saan mali-leverage ka at apply mo na. Grabe. Nakikita ka
ng mas malaki ng hindi mo inaasahan na hindi mo nagawa sa employment, hindi mo nagawa sa traditional. Bakit di mo try? Kasi bakit? Kaya magduda, may nakagawa na nga eh. Diba? So dito rin po, nakita ko, sabi mo nga, ay, ma'am, sabi niya, hindi ko kaya yan kasi mahihiyain ako. Huwag kang mag-alala. Sa klase ng kitaan dito kay Unify, kahit po ikaw ay mahihiyain. Ibig sabihin, yung, kung ano man yung weakness mo, nakocompensate po sa ibang tao, sa grupo mo, etc. Kasi kung ikaw mahihiyain, grabe. Dito naman, tutulungan ka, di ba? Lalo na ngayon, napakabilis na talaga ngayon sa mga Zoom presentations, sa URTV presentations, no? Alam mo yan, mag-i-invite ka lang, hindi naman ikaw yung magtuto. Tapos pag nakita niya, di ba, kakausapin niyo na, di ba? Kaya halimbawa, kung ikaw mahihiyain, sabihin ko sa'yo, invitein mo lahat ng mga kaibigan mo mahihiyain. Tama ba? Kasi bakit? Pag dumami po din sila, di ba, sa kabila, left and right, kaibigan mo mahihiyain, kaibigan mo mahihiyain, di ba? E paano pagdating dun sa panglimang kaibigan mo mahihiyain, may kaibigan naman na walang hiya. Ay, grabe, di ba? Sumabog yung grupo mo sa kaliwa. Tama ba? Nangyari din sa kanan, yung mahihiyain mo na nasa ilalim, may kaibigan walang hiya. Then, sumabog din yung grupo mo, wala kang choice. Bonus ka araw-araw, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Kasi yun po yung meron kay Unify sa sales match bonus. Diba? Imagine mo, multi-level marketing o dito kay Unify, diba? Ibig sabihin, sa labas, yung mga tao, yung 13-month pay na ubus na. Kasi nagamit na during the lockdown. Pero dito po kay Unify, grabe masasabi namin na araw-araw nagkakaroon po ng bonus because of the sales match bonus. Grabe. Ako alam, masasabi ko sa inyo ngayon, oh, di ba? Nagtotok ako ngayon, pero mamaya makikita ko may bonus. Ah, di ba? Because of sales match bonus. Kasi bakit? Kapalaki na yung ano eh. In-apply ko na po yung leveraging concept. Yan, okay, di ba? So, ibig sabihin, basta, kailangan maintindihan mo lang bakit tayo mag-multi-level marketing kasi dito, ang daan, ang way para makuha natin yung natulog nating pangarap. At dito rin maintindihan mo kasi yung halaga o yung kaibahan ng iniisip natin small money versus big money. Paano yun, di ba? Kasi pinakamabilis na paraan para makuha natin yung mga pangarap natin. Halimbawa, kumikita ka ng 10,000 times 12 months. O di ba 120,000 per year yan? Okay. Eh ngayon, in 30 years, kikita ka 3.6 million after 30 years. Bakit hindi mo gustuhin na kumita ng 100,000 para pag binultiply natin in ang tawag dito, in 12 months, meron kang 1.2 million. Tama ba? Okay. 1.2 million times 3 years is 3.6 million. Di ba parehas lang sa kinungkit ko kanina? Kaya lang anong pagkakaiba? Yung kanina, kumita ka after 30 years, eto kikita ka after 3 years. Ibig sabihin, ano ang na-save mo? Na-save po natin yung time. Tama ba? Na pwede palang kumita ng 100,000, di ba? Bakit patatagalin mo pa? Kaya lang, kung nasa employment ka, matagal talaga yun. Kasi piling-piling-piling-pili lang ang mga taong kumikita ng gano'n. Tama-tama. So, dito, may chance ka. Grabe. So, kung may chance ka, bakit hindi mo na gawin? Kasi nakita mo na kung paano ang pagkita ng malaki kaysa pagkita ng maliit. Di ba? Grabe, no? Ngayon, dito kasi, makikita mo rin kung paano kikita yung tinatawag natin exponential income. Dito makikita mo rin how to earn while you are sleeping. Grabe, diba? Kaya po, dapat malinaw sa'yo bakit ka mapunta. Tsaka multi-level marketing po kasi, sa totoo lang, ano na to eh, tagal na to sa industry, matagal na industriya na to sa abroad pa, etc. Ang proven and tested doon talaga, na may umaman talaga, diba? Kasi syempre, number one na proof natin yan is our President Rizman Pascual, di ba? Kasi ganito nga, nabago yung buhay niya, di ba? Nag-network siya. Pangalawa, syempre, nandito ka na sa Unify, nakita na natin yung mga top earners, di ba? Kaya, ano po, at ito po ay course na rin to, no? Ibig sabihin, profession po ito. Ako tinuturing kong profession ang network marketing. Bakit? Kasi we are building our network professionally. No, hindi tayo scammer, inaaral natin. O di ba kaya ka nga nag-aral ng kolehiyo kasi gusto mo maging professional, tama ba? Eh dito, mag-aaral ka din, a-attend ka rin ng mga basic training. Ang sinabi ko kanina, kasi pag naaral mo yan, pag kumita ka ng malaki, at pag ginawa mo ng tawa, you are doing network marketing professionally.
Tama ba? Kaya ako, hindi po ako nahihiya kasi nadagdagan yung kurso ko. Diba? Bilang yung accounting, nagkaroon na para BSM. O, ano yung BSM? Bachelor in Science in Millionaireing. Grabe, diba? Kasi bakit dito? Ituturo paano kumita ng million. Yun yung kurso dito. O, diba? Saan ka pa? Okay. So, ngayon, ang MLM, sabi ko nga karina, karito, no? Hindi lang ito basta recruit, no? Pag wala ka pang alam sa negosyo, you start the network marketing. Kasi maraming ituturo sa'yo dito kung paano gawin ang negosyo ng tama. Okay? So, dito, kahit wala kang malaking puhunan, okay lang yan. Kasi meron tayong malaking potential income, no? Hindi tinatanong dito kung anong tinapos mo, di ba? Pero kung willing ka at gusto mo na mabago ang buhay dito, gusto mong matupad yung mga pangarap mo dito, pwede ka sa multi-level marketing. Grabe, no? Dito kasi may konsepto na, may idea na, no? Paano ka kikita ng malaki, paano ka yayaman. May sistema na. Ang gagawin mo na lang, pag-aaralan mo. Okay ba yun? So, yun po. Ngayon, alam mo na kung bakit ka mag-network, no? Kasi ito nga yung pinakamabilis na paraan na pwede matupad yung mga pangarap. Pangalawa, mamimili ka rin lang. E di UPS na, Unified Products and Services. Kasi bakit? Nandito na yung right company, right tangible products and services. Imagine mo naman tayo yung networking company na tayo meron, wala sila. Diba? Meron sila, meron tayo. O diba? Hindi pong ganun. Kaya ibig sabihin, may services na tayo, may mga products. Alam mo, sa totoo lang, kung makita ko si Unified Services pa lang, wala pang products. Ibig sabihin, may product lang, pero yung 30% discount pa lang, no? Wala pa yung multi-level, wala pa yung kitaan doon sa network, di ba? Yung mini-level income. Kaya nung makita ko siya, sabi ko, grabe, di ba? Parang one-time investment, pero yung source of income, marami. So, saan ka pa, di ba? Tapos, ang maganda nito, hindi siya active income. Passive income siya. Diba? So, ngayon, meron tayo, grabe, very ano naman ako sa mga product ni Unified kasi user po ako ng product. Quality products na meron tayo, no? Nagbe-benefit po ako sa mga product ni Unified. Unang-una, the vitamin C. Very essential po ngayon yan. Kaya i-promote talaga natin at talagang share natin sa mga kaibigan natin. Kasi po ako, wala pang pandemic. Nung hindi pa po ako gumagamit ng absorbency, grabe po ang sipunin, umuhin po ako. Madali ako mahawa kasi mababa resistance ako. Diba? Ganun naman yung minsan eh. Pero dahil nga, nung nagtitake na ako ng absorbency, grabe, yung magiging acidic ko na wala po yun. Pagkatapos yung hindi na ako sipunin, hindi na ako umuhin. Kaya po yun yung lagi ko lang sinishare sa mga taong nakakausap ko. Bakit sila gagamit ng produkto natin kaysa sa iba? Diba? Kasi we have the quality tangible products. Yan po yung meron si Unified. And then, we have 12 ways to earn. Grabe, no? So, kaka-attend mo po ng mga seminar natin ng one, product demo. Doon mo po makikita ano yung 12 ways to earn dito kay Unified, no? Siyempre, lalong-lalo na ang ganda-ganda ng vision ng company, diba? To be a leader of multi-level marketing globally, no? Hindi lang po dito sa Pilipinas. Grabe naman talaga. At yan po, grabe, napatunayan na po natin, di ba? Imaginin mo, di ba? Global, may nag-unified, di ba? So, ibig sabihin, ang gusto rin po ng ating company is to attain financial freedom and economic stability ng mga tao. Siyempre, pag yung mga tao mo, yung mamamayan mo ay stable yung kanilang pinagkakakitaan, di ba? Malaking tulong po, siyempre, sa gobyerno natin. Yan, okay. So, ngayon, kaya po ako, nung maintindihan ko to, nung matuto po ako, sa totoo lang po, yung mga dati na naririnig ko about network marketing, ngayon po, kayang-kaya ko nang sabihin na yung palang mga tao na yun ay uninformed lang, misinformed, lack of information, kaya sila nag-negative on tam multi-level marketing, nakatulad ko din dati. Pero dahil ako po, professionally, ay inaral na ito, ibig sabihin, natuto na. So, isa po ako sa mag-a-advocate sa magpaliwanag din sa kanila na hindi totoo yung iniisip nila. No? Kasi baka mamaya sumali lang sila, nagbenta lang sila, ginamit lang nila, but they did not do the network marketing talaga or the multi-level marketing. Diba? Kaya po yon. Ngayon, ikaw na nandito ka na, you have to equip yourself na maintindihan mo, malaman mo through mga trainings natin, ano ang lalim ng multi-level marketing. No? Kasi dito, grabe, UPS pa, di ba? May value siya na unity,
people-oriented at service and product excellence. Imagine mo, you for unity, people, di ba? Business, ano to eh? People's business to, di ba? Okay, ano pa? Yung service and product excellence natin. Imagine mo, di ba? Lalo na yung mga services natin, di ba, pinapaganda ng pinapaganda, ine-enhance. Ikaw, matakot ka pag ang system na ginagamit mo, technology na ginagamit mo, technology-based na ginagamit mo, ay hindi na-enhance yung nag-i-improve, doon ka matakot. Pero kung halimbawa tayo yung nag-upgrade, mas matuwa ka. Ibig sabihin, mag-i-improve at nag-i-enhance at lalong gaganda yung system na ginagamit mo sa mga services natin. Grabe, di ba? Tapos yung mga product na ini-improve, di ba? Pinapaganda yung effective, yung nagiging effective talaga, di ba? Ngayon naman, ang dami ng testimony sa atin kung gano'ng ka-effective ang ating acai-berry, di ba? So, yung mga dahilan kung bakit tutuloy-tuloy kayo yung file. Kasi, hindi ako mapapahiya doon sa mga sinisharing ko ng business. Kasi totoo. Totoo na effective dahil ginagamit ko. Totoo na ang services natin ay nakakapag-book ng ticket, nakakapagpadala ng pera, grabe, di ba? Nakakapag-load. Ngayon, grabe, lalo na ngayon, di ba? Ginagawa yung ating version 3 at unti-unti na pong dinadagdag yung yan, nandiyan na yung buyer center natin, nandiyan na yung mga international loading natin sa version 3. Ibig sabihin, alam ko, di ba, at naniniwala ako na palaki ng palaki ng palaki. Kaya po, ito yung dahilan kung bakit ako nag-UPS. Una, yung dahilan, bakit ko ito gagawin, ba't ako mag-UPS, ba't ako malinaw na po sa akin. Kaya kailangan, ikaw na nagte-training, nag-aaral, kailangan sa sarili mo, palinawin mo yung dahilan. Ba't mo ito gagawin? Kasi nandito na ito, igawa na eh. Ikaw na lang yung kulang. Yung dahilan mo na lang, no? Sabihin, dito kasi pwede matupad yung mga pangarap. Okay. So ngayon, di ba? Why MLM? Why UPS? Di ba? So yung commitment mo dito, hindi ka naman magkukumit sa kumpanya. Kukumit ka po para matupad yung pangarap mo. Magkukumit ka para makuha mo yung pangarap para sa pamilya mo. So yun po yung kailangan maintindihan lang natin dito. Kaya lang, sabi ko nga, yung how madali lang yan, di ba? Pero yung dahilan, bakit mo siya gagawin, yun yung kailangan palalimin mo at kailangan internalize mo talaga, okay? So ngayon, kung tatanungin mo naman din ako on how to do this business, sabi ko nga, no? Dito kasi, pag alam mo na yung why, yung how madali na. Kasi dito, kaya sinasabi namin, palalimin mo yung mga dahilan mo na hindi ka gi-give up, hindi ka susuko, di ba? Kasi dito, marami po tayong tinatawag na fear. Di ba? Ano yun? Overcome our fear. Meron tayong tinatawag na fear of rejections and fear of doubt. Grabe, di ba? So, ano yung fear of reject, fear of, yung fear na tinatawag? Ito po yung false expectation appearing real. Akala mo lang. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na fear of rejection. Sabi niya, ay, recruit. Natatakot ka na ma-reject ka ng mga kaibigan mo, di ba? Meron kang fear of failure, natatakot ka na mag-fail ka sa negosyo, di ba? Ang dami niyan, okay? So ngayon, sabi nga, para ma-overcome mo yung fear, anong dapat gawin, no? Unang-una, sa negosyo natin, normal po ang ma-reject ka. So tanggapin mo na sa sarili mo na normal na ma-reject ka talaga dito, okay? No? Wala ka pa sa UPS, sa totoo lang, na-reject ka naman eh. Tama, di ba? Ibig sabihin, yung feeling na rejection, yung feeling ng rejection, wala ka pa sa UPS, meron ka na niyan. Sample lang kita, sumakay ka ng jeep. Pag para mo, hindi ka hinintuan, na-reject ka na nun. Pumara ka uli, hindi ka na naman hinintuan, na-reject ka na nun. Tama, di ba? Pangatlo, hindi ka pa rin hinintuan, na-reject ka na nun. Kaya ano ginawa mo? Hinabol mo ba yung jeep? Pinagmumura mo ba yung jeep? Di ba hindi? Kasi normal na sa'yo na talagang hindi lahat papara sa'yo. Tama ba? So, ganun din dapat ang treatment natin sa negosyo. Hindi po lahat pwedeng sumama sa'yo. Kasi bakit? Kasi inaalok natin, di ba? O, ito. Inaalok tayo. Invite. Ayaw nila. Okay lang yan. Kasi bakit? Makakakuha at makakakuha ka rin ng may gusto. Tama? Kaya lang, misan tendency mo, di ba? Ayaw. Sa 10 umayaw, 11 nawala. Bakit? Isa ka na po doon sa nawala. Diba? Kaya ako, ginawa ko sa sarili.
sarili ko, di ba, yung fear of rejection, nilagay ko na sa, minaisip ko na yung sarili ko na normal. Gawin mong normal na hindi lahat ng kaibigan mo sasali. Ganun po. Kaya, naging madali na rin sa akin. Pero nung una, talagang ano, talagang medyo nasaktan ka, di ba? Kasi normal naman yun. Kasi bakit? Tao tayo eh, di ba? Ibig sabihin, may emotion. Di ba? Dahil hindi ka nasanay na nare-reject ka. Nag-iimo-imo ka pa dyan, ha? Pero ngayon, pagka ginawa mo na at lagi mong ginagawa, dahil alam mo na rin sa sarili mo na hindi lahat mo na kagad sasali, grabe, okay lang yan. Pero ako kasi napatunayan ko na purified. No? Na yung palang mga umayaw din sa akin dati, dahil ako'y nagtuloy, ngayon po, sila na yung nagtatanong uli sa akin. Sila na po yung mga sumasali na mga 2 years ago, nireject ako, 3 years ago, nireject ako. Kasi bakit? Doon ko napatunayan na may right timing pala. No? Baka mamaya kasi, nung inalok mo yung kaibigan mo, kapopromote lang sa trabaho, tama-tama, eh nag-e-enjoy pa yan. Alokan mo yan after 3 months, hindi na yan mag-e-enjoy. Kasi bakit? Tinamba ka na yan ng trabaho, pero yung sweldong dinagdag, feeling niya, kulang pa doon sa in-invest niyang time para mag-overtime, tama-tama. So, ganun po yun, ha? Pero ngayon, grabe, ilagay natin sa during the pandemic time, di ba? So, ibig sabihin, ngayon po, grabe, dahil ang mga tao ay naghahanap ng extra income, ng pag-umuwi sa Pilipinas, meron ng negosyong sinimulan, grabe. Yung rejection po, medyo bumaba ng konti, no? Kasi bakit? Grabe. Kahit ang pera na lang yan, 15-20, itotodo na niya. Bakit? Wala siyang trabaho eh, yun na lang natitira, di ba? Kasi wala na siyang ibang naiisip na negosyo din na pwede pagsimulan niya sa ganitong kaliit na halaga, pero pwede siyang kumita ng ganito, di ba? So, anong point ko lang? Yung rejection ngayon, samantalahin mo. Kasi, grabe. Yung batting average, medyo bumaba, no? Na hindi, na i-reject ka. Kasi po, karanasan namin ngayon yan, eh, no? Parang lahat ng alokin mo, basta may pera, todo na yan, no? Grabe, talagang nag-i-invest na sila kayo. So, doon natin nakita na grabe. Imaginin mo, di ba, during the, ano, yung awareness ng tao, yung knowledge ng tao about network marketing, mas lumawak na. Kasi eto nga, yung negosyo na can stand, di ba, kahit pandemic, na tumatayo kahit pandemic. Grabe, di ba? So, kaya talagang ano, kaya kung ikaw, nag-iimo-imo ka pa dyan, okay lang nga, alokan natin ang alokan lahat ng kaibigan natin. Kasi marami na dyan, naghahanap talaga, no? Ngayon, sinasabi ko rin, dati, no? Sabi ko, na-reject ka ba ngayon? Pag sumagot ka sa akin ng hindi, alam ko hindi ka nag-activity. Kasi imposible na sa isang araw hindi ka ma-reject. Tama-tama. So, ibig sabihin, pag walang rejection, walang activity. Pero pag maraming rejection, maraming activity. Kasi bakit? Tatamaan mo din yan. Pag marami kang ginagawa, marami kang kinakausap, grabe, ako na nagsasabi sa iyo. Babalik at babalik din sila later on. Pero pag nakakuha ka ng isa, dahil marami kang inilok, isa lang, di ba dito sa dalawang tamang tao lang ang hahanapin natin. Diba? At pag nakuha mo naman yan, doon mo na maa-apply yung law of leveraging. Tama-tama. Okay. So, ganun po yan. No? Ngayon, sabi ko nga, dito mag-a-acquire lang tayo ng skills. No? Para yung batting average natin na ma-reject tayo, eh bumaba. Kasi skills ka na eh, alam mo na mag-close. Kaya lang, because of the, ano, alam mo yun, yung RTB, because of the Zoom, diba? Kahit wala kang skills dito eh. Diba? Kahit hindi ka marunong mag-talk eh, di ba? Ibig sabihin, basahin mo lang, di naman nakikita ng kausap mo, di ba? O, di ba? Kahit bago ka lang, may kodigo ka, okay lang din yan. Ibig sabihin, kaya lang, habang ginagawa mo kasi ito, doon ka nagkakaroon na ng skills. Doon ka nahahasa. Tama-tama. Kaya yung pagkaganon ka na rin, at least yung batting average ng rejection mo, ay nababawasan kasi nag-a-acquire ka lang. Kaya lang, huwag mo na munang antayin yun. Kasi, hindi naman, tawag dito, hindi kinakailangan na malalim na yung alam mo bago ka mag-invite. Kaya dapat, dito, invite ka lang na invite, kung mare-reject ka, okay lang. So, alisin mo yung takot mo sa fear of rejections. Kasi, hindi yan makakatulong sa negosyo natin. Okay? So, ano pa? Meron tayong tinatawag na fear of doubt, o diba? O fear of failure. Ibig sabihin, natatakot ka na baka, diba? Una pa lang, diba? Lalo na yung mga yung asawa mo, di ba? Oh, mag-negosyo ka, mamaya malugi ka, di ba? Di ka lang sisimula, lugi na yung iniisip. So ngayon, dito napatunayan at nakita ko rin, sa pag-negosyo, ang failure is not the opposite of success. Nung bata tayo, nung nag-aaral tayo, sabi sa atin, pag hindi
po nakuha yung grade na yan, di ba? Magpe-fail ka, di ba? So, pili mo hindi ka naging successful. Pero sa pagne-negosyo po, failure is always part of our success. Di ba? Ibig sabihin, imaginein mo na lang, di ba? Yung mga tao po kasi nag-iisip na failure is part of their success. Grabe, napaka-rich mindset po niya, di ba? Halimbawa lang, yung ilaw na ginawa, di ba? So, kung sabi yung gumawa niyan, inisip niya na magpo-fail siya, eh ang daming formula niyang ano, di ba? Ang dami niyang formula ng ginawa, hindi nag-succeed. Pero hanggang sa dumating siya sa point na yung huling formula ginawa niya, doon na siya nakapag-fail na. Ngayon, nung in-interview siya, sabi niya, tawag dito, ano raw ba yung naging ano sa kanya para mag-succeed siya na mapailaw niya yung ilaw. Sabi niya, kasi naniniwala ako na marami palang formula, marami akong fail na ginawa, pero hindi siya umilaw. Doon ko lang nalaman na marami palang formula para makapagpailaw. Diba, imaginin mo yun? Eh kung doon pa lang sa simula, tumigil na siya, di niya nagawa yun, diba? Kaya ganun din dito sa atin. So, try lang tayo ng try. Diba, yung fear of failure, okay lang yan kung di mo magawa na isa. Hindi mo magawa ngayon o di next. Kaya nga may learning eh, diba? So, ganun. Yung learning process kasi, part of it, meron kang nagawa, nagkamali ka, ay di natuto ka. Tama ba? So, kaya yung failure, nababawasan yan during the process na ginagawa mo na yung negosyo. Kasi failure is always part of our success, not the opposite one. Diba? So, yan. Kung sa school, tinuro sa atin yung dito sa pagninegosyo natin kay Unify. Diba ang tinuturo natin, no? Na dito, kailang mag-fail kasi may pwedeng gawin tayo uli kasi yan yung way mo para baguhin mo, tawag dito yung nag-learn ka sa mga mistakes mo, sa mga hindi mo nagawa. So, ulitin mo lang. Hanggang sa makuha mo na yung tamang pinta. Tama. So, ganun po tayo. Okay. Sa ganitong klase din ng negosyo, sa totoo lang, pinag-uusapan natin ay skills, di ba? Dito, paulit-ulit mo lang gawin, magkaka-skills ka. Kaya lang, sa negosyo natin, alam nyo ba na 15% lang, no? Sa ganitong klase ng negosyo ang skills. Alam nyo, paano yung 85% para maging successful ka? Attitude. Dito ko po napatunayan sa pagninegosyo talaga, no? 85%. Imaginin mo, may skills ka na 15%, 85% na attitude. Eh, posible naman na hindi ka mag-succeed. Okay. So, ano yung attitude, no? Ang attitude po, grabe. Siyempre, yung iniisip natin, ginagawa natin, di ba? Imaginin mo, nasubukan mo na ba na the word attitude itself, attitude is for A, P, T, di ba? So, in alphabet kasi, kunin mo yung number niya, kung saan siya, A is 1, di ba? B is 2. So, tapos ito, gawin nyo, bilangin nyo, A is 1 sa alphabet, T is 20 sa alphabet, T is 20, I is 9, T is 20, U is 21, D is 4 sa alphabet, and E is 5. Pag in-add mo po yan lahat, a total of 100. Grabe, di ba? Pero subukan mong ganun din ang gawin mo sa word na hard work, hindi 100%. Yun pala, grabe, 100% dapat maganda ang attitude mo, lalo pag nag-negosyo pa, no? So doon ko nakita na siguro hindi naman coincidence yun, pero bakit napakahalaga? Ibig sabihin yun, napakahalaga ng attitude, no? Sa ginagawa natin ngayon. Ngayon, unang-una, ano ba yung attitude na dapat meron ka pag nag-network ka? Unang-una po, meron ka tinatawag na GLLA. Ano yung GLLA? Great Learning and Listening Attitude. Diba? Ibig sabihin, ako kasi mas gusto kong unahin yung Great Listening and Learning Attitude. Listening. Ibig sabihin, baka mamaya ngayon, natutok ako sa harapan mo, pero naririnig mo lang ako. Hindi ka naman nakikinig, di ba? Iba ang naririnig sa nakikinig. Ibig sabihin, pag nakikinig, lahat ang sinasabi ko, tumatagos sa isip mo, sa utak mo, sa puso mo. Di ba? So, yan po yung nakikinig. At kailangan dito, may great listening ka, nakikinig. Kasi bakit? Kasi po, wala naman kaming tuturong mali. Tama ba? Kasi syempre, lalo na pag si upline, pag nagturo ng mali yan kay downline, mamamali din siya. So, ganun po yun. Kaya never, never magtuturo ng mali si upline.
upline. Tama. So, kailangan ikaw na bago ka pa lang, magiging upline ka, i-learn mo na o gawin mo na yung mga tama para pagdating ni downline mo, ganun din ang gagawin. Tama ba? So, mahalaga po rito ang listening, makinig. Ano ibig sabihin din ng listening? Dito po, mamasterin mo yung mga basic. Tama ba? Pangalawa, dito kasi, tawag dito, mag-listen tayo kasi meron po kami yung tinatawag na sagradong rule. Ano yung sagradong rule? Yes, upline. Ah, grabe. Ano yung yes, upline? No? Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni upline, susundin mo lang. Kasi unang-una, walang ituturong mali si upline. Pangalawa, si upline ang nauna sa iyo. Okay. Yes, upline rule. Rule number one. Okay, paano yung rule number one? Yes, upline. Ano pagawa sa iyo? Yes, upline. Rule number two. If you think your upline is wrong, go back to rule number one. Ah, bigla ka nagising. Parang walang pinag-iba. Diba? Kasi ganun nga po yun. Ha? Huwag na masyadong maraming tanong kasi, di ba? Ako nga sabi ko, man, bakit mag-isip pa ako? Bakit mag-a-analyze pa ako? Eh, proven and tested naman. Di ba? So, yes, upline lang din po tayo. Ha? Huwag kang acne dito. Ano yung acne? O, acne. Alam ko na yan. O, di ba? Huwag ka rin an. O, ano naman yung an? A-N-N. Ayan na naman. O, di ba? So, ibig sabihin, dito, kailangan natututunan din natin na na-apply natin. So, listen to your upline and follow your upline. Okay. Kasi once na nakikinig ka na, doon, unti-unti ka na mag-learn kasi natututo ka na, no? Yung learning, part of it is attending the basic training unified. So, ano pa, di ba? So, after ma-attendan mo yun, syempre, sabi ko nga, mag-start ka mag-learning, sabayan mo ng application. Ha? Kung ano man yung tinuro, apply mo ka agad sa sarili mo. Kung tinuro, sinabi mag-prospect, mag-prospect ka agad. Pag tinuro, mag-invite. O mag-invite ka kasi natutunan mo na yung ano eh. Or na nabigay na sa'yo, ano ba yung effective invitation. Diba? So yung mga ganon, ibig sabihin, that is learning. No? Along the way, no, kung nagkamali ka man, okay lang yun. Diba? Sabi nga rito, okay lang magkamali. Okay lang. Kasi, pag naitatama mo yan, doon ka nagiging successful. Okay. Ano pa yung pwedeng attitude natin dito? Dito dapat humble ka lang. Grabe. No? Ako po, di ba, as professional, nung sinabi sa akin dito, humble ka lang. Ano yung taas ng karir mo? Okay lang ba dito bababa ka? Ibig sabihin, mag-learn ka uli. Okay? Kasi bakit? Mag-aaral ka uli ng mga basic trainings. No? Kasi bakit? Kasi iba po ang turo din dito, no? Kung sa karir mo, kung ikaw ay doktor, o pag may sakit, sa'yo magpapa makikinig, di ba? Pero pagdating sa network marketing, ang pinakikinggan po dito, syempre, yung resultado, no? Yung mga mentors, no? Syempre, lahat po ng tinuturo din kasi dito ay wala naman pong maling ituturo. Kaya humble lang tayo. Kahit ang nagsasalita sa harapan ay high school graduate, pakinggan mo yan. Kasi unang-una, nauna yan sa'yo. Pangalawa, pakinggan mo yan kasi may resulta yan. Tama-tama. Ibig sabihin, kung ang resulta mo sa labas, maganda, dito, dapat magka-resulta ka ng bago. Kaya, unti-unti, aakyatin mo yung ladder ng success dito. Kasi magsisimula tayo, humble down enough na open tayo na matuto. Open mo yung mind mo, i-empty cup mo. Ibig sabihin, mga bagong learnings, dapat open po tayo na empty cup lang. Okay? So, yun po yung gagawin natin dito. Kasi may iba rin po tayong kultura, at meron pong ibang pinagkakakita, ibang-ibang way of ano earnings din dito kayo yung find. Okay? So, kailangan humble enough to na mag-start sa basic, no? Basic tayo, and then saka unti-unti mo akyatin ang ladder mo ng success dito kayo. No? Yan. Pangalawa, bali pangatlo. Pangatlong paborito kong na bagong attitude at na-enhance na attitude sa akin, doing unified is, or doing the network marketing is being a positive or having a positive mindset. Okay. So, positive mental attitude. Sa pagnenegosyo, sa totoo lang, bawal po ang negative.
Diba? Kasi, unang-una yun ang sisira. Kasi kung negative ka nag-iisip, unang-una, makakasira sa pagkatao mo yun. Bawa, magpo-post ka ng mga negative, diba? So, nakikilala ka. So, parang sasali sa'yo yung mga tao, puro ka nga negative. Hindi ka nakaka-attract. So, okay lang ba? Starting today, simulan natin na sa ginagawa at iniisip natin, dapat puro positive lang. Alam mo yung tipong kahit may nangyaring negative, turn mo pa rin into positive. O, bigyan kita ng sample. Sa pang-araw-araw, naglalakad ka, naagaw yung cellphone mo dahil nagtetext ka sa labas, diba? So, ngayon, wala. Minagalit ka. Yan, bumura mo yung nag-snatch, diba? Pinost mo pa sa Facebook. Grabe, diba? Kasi masama loob mo, diba? O ngayon, ito yung isang scenario. Kasi ako, sa totoo lang po, kada mayroong hindi magandang nangyayari, mabilis akong nag-move-on. Kasi bakit? Kasi na sa isip ko ang pagiging positive mindset. Kasi ako, naranasan ko din naman na mawalan, wala ng pera, nadukutan, etc. Pero dahil nandun na yung pagiging positive mindset ko, alam mo, naiisip ko na lang, nataturn ko na kasi, ibig sabihin, nataturn ko na yung negative into positive. Paano yun? Nawalan ka, okay lang yun. Kasi baka, mas kailangan niya yung nawala sa akin. Nawalan ka, okay lang yun. Kasi imbis na ako yung madisgrasya, yung cellphone ko na lang. So, ang bilis ko mag-move on. Diba? Kasi ganun ko tinaturn eh. Yung negative na nangyayari sa buhay into positive. Kasi, nasa isip lang naman natin talaga yun eh. Diba? Kasi kung mag-iimo-imo ka, pinuso pa sa Facebook, hindi talaga mawawala sa isip mo yun. Eh, tanggalin mo kagad sa isip mo. Palitan mo ng mga nangyari. Katulad ngayon, diba? The COVID. O, maraming negative. Maraming nawalan ng trabaho, maraming ganyan. No? Pero ano yung isang positive na nakita din natin? Mawala yung air pollution, diba? Nagkaroon ka ng time sa family mo, diba? So, may mga maganda rin siyang nangyari. Pero kaya lang, ganito na nga yung sitwasyon eh. So, ano lang gagawin mo? Kaya sabi ko, buti na lang nag-unified ako before the COVID. O before nangyari yung ganitong pandemic. Kasi bakit? Kasi diba, lahat ng imposible nagiging posible. Yung iba hindi kumikita, tayo kumikita, diba? Kaya ano eh, yung alam mo yung, tapos yung negative, alam mo yun, yung hindi mo problema yung ayuda, tapos yung mga nangyayari sa paligid, parang initignan mo na lang, parang ako ngayon, diba sabi ko, second wave na, pero parang gusto natin tulungan na yung mga tao na wala ng trabaho, alam mo yun, very positive na yung mga iniisip mo, gusto mo nang tumulong, gusto mo nang i-share sa kanya yung negosyo, kasi dito, grabe, kahit magkaroon pa ng another, alam mo ba yung ganun, syempre, hindi mo naman natin nagugustuhan, pero dahil sa ganda, napatunayan na natin, sa ganda ng negosyo na meron tayo, very essential, kumikita, di ba, kahit lockdown, yun. So, kaya nakakatuwa lang na yung pagiging positibo sa buhay, mas lalo siyang nai-enhance. Kasi nakikita mo yung mga positibong nangyayari, no? So, ngayon, kung sabi ko nga, may negatibo man, dahil positive mental attitude ka na meron, nataturn mo yan into positive na talaga yung mga negative. Diba? So, yun po, diba? Tapos sabi, kasi ano eh, sa totoo lang, very powerful yung thinking. Very, very, very powerful yung thinking natin. No? Kasi bakit? Unang-una, what the mind conceive, the body will achieve. Diba? Kaya ako dito, nung sinabi, bakit very powerful? Kaya meron tayong tinatawag ng law of attraction. Yung una, yung iba, di naniniwala doon. Kahit ako noon, hindi ako naniniwala doon. Kaya lang, ba't hindi mo subukang gawin ngayon, i-attract mo? Kasi ako, lahat ng sinabi ko, nung in-attract ko, nangyayari eh, diba? In-attract ko na magkakasakyan ako, nangyayari, diba? In-attract ko na magkakaroon ako malaking group mo, nangyayari. Siyempre, ngayon na-attract ko, yayaman talaga ako, diba? Kaya lang, imaginein mo, hindi mo in-attract, sabihin mo, mahirap lang kami, walang mangyayari. Talaga walang mangyayari, kasi yun ang nasa isip mo. Wala kang ina-attract na maganda. Kaya misa pag may sinabing mangyayari maganda, ay, kiniklaim ko na yan. Kasi, possible mangyayari kasi nasa isip ko. Tama. So, very powerful yung thinking. Okay. So, sabi nga, what the mind conceives, the body will achieve. No? Niniwala kasi ako, what you are thinking, it becomes your word. Ganang niisip mo,
yung lumalabas sa bibig mo. Tama ba? So kung maganda yung mga iniisip mo, maganda rin yung lalabas. Maganda yung iniisip mo, maganda rin yung lalabas sa... Eh syempre, kung negative iniisip mo, lalabas sa bibig mo, negative. Pero kung positive ka nag-iisip, kahit negative pa yung nangyari, positive. Tama ba? So yun. Sabi nga, what's your word, it will become your action. Yun yung ginagawa mo na. Hanggang sa yung action mo, nagiging habit mo na. At yung habit mo, di mo alam, nagiging ikaw na yan. Yan na yung character mo. No? So kung sisimulan mo sa pagiging positive mental attitude, hanggang sa huli, habit mo na yun, di mo alam, ganun ka na. And mas magiging maganda yung destiny mo. Kasi maliwanag, maaliwanas, malinaw, positive, di ba? Kasi pag negative, pati action mo, negative, di ba? Yung nangyari sa'yo, maglasing ka, negative yun, di ba? Ang napala mo doon. O di pagka dito, huwag mo nang gawin yun. Kasi mas gawin mo yung mga dapat mong gawin na makakatulong para, alam mo yun, katulong sa buhay mo, katulong sa matupad yung mga pangarap mo. So, ganun natin ito turn into yung mga naiisip natin into action talaga. Hanggang sa makuha natin, no? Yung mga gusto natin sa buhay. So, napakalaga po nun. Ngayon, sa pag-negosyo din natin kay Unified, dapat dito meron tayong tinatawag na burning desire. Alam mo yung burning, di ba? Naglalagablag na kagustuhan. Siyempre, una, gustuhin mo. Hanggang sa dumating dun sa point na gustong-gusto mo na siya. Alam mo yun, harangan ka man ng sibat, yung sinasabi, PKP, patay kong patay. Di ba? Ibig sabihin, wala nang haharang sa'yo na matupad yung mga pangarap. Kasi gigil na gigil ka na makuha mo. So, dapat meron ka. Burning desire. Tapos, syempre, aside from burning desire mo, sabayan mo rin ang hard work. Kung nung empleyado ka, very hardworking ka, apply mo rin kay Unify. Apply mo rin dito sa network marketing. Apply mo rin. Kasi bakit? No? Kaya lang, this time, we are working smart. No? Not working hard. Ibig sabihin ng working smart, okay, di ba? Itodo mo ngayon, parang work like a carabao and rest like a king. Yung sinasabing working smart tayo. Ibig sabihin, kung ngayon gagawin natin, tinatrabaho natin si Unify, darating yung time. No? Hindi na ganun kabigat yung trabaho, yung iniisip, dahil alam mo yun, alam na alam mo na, nagiging magaang na, pero yung income, grabe, mas lalong lumalaki yung income. Unlike sa employment, hardworking, di ba? You're not working smart there, you are working hard. At until the end, you are working hard. Hanggang sa wala nang matira sa lakas mo. Pero dito, todo mo yung lakas mo, lalo na kung bata ka, todo mo yung hataw, grabe. Pero yung hataw na yan, yan ang magbibigay ng ginhawa ng buhay. Sabi ko nga, and rest like that. Ibig sabihin, hard work. Ngayon, gawin mo, mabilis kang matuto, di ba? Wala mo nang absence sa URTV, wala mo nang absence sa Zoom, lahat mo na ng training na binibigay, todo mo na bilisan mo. Kasi pag mabilis kang matuto, no, ginawa mo to ng mas mabilis, na I tell you, di ba, na talagang income will follow talaga. No? Yan. So, ano pa? Dapat ang attitude mo rin, network marketing, dapat loyal ka. O, di ba? Ano yung loyal? Di ba? Yung huwag ka nang tumingin sa iba, Diyos ko. No? Sabi ko, nung nag-decide na ako talaga mag-unified ako, gagawin ko to. Dito ako tatama, dito lalaki yung negosyo ko, di ba? Kahit na anong alok mo sa akin, sabihin ko na lang, no, thank you, nasa Unified na ako. Ito na yung negosyong palalagoy ko. Huwag mo na ako presentahan, hindi ako interesado. Kasi bakit? Sasabihin mo rin naman sa akin, maganda yan eh, di ba? Eh, sabihin ko rin sa'yo, maganda rin dito. Siyempre, wala naman nag-aalok na sabihin niyang pangit. Tama, di ba? Kaya lang, sabi ko nga kanina, yung pinakita ko, bakit si Unify? May services namin, may tangible products pa, maganda yung kitaan, maganda yung kumpanya, mabait yung may-ari. Parang lahat na, di ba, nag-e-enhance technology. Very trending, grabe, di ba, online. So, nasa technology base tayo. So, bakit ka pupunta doon sa produkto lang? Eh, eto, may services, may technology. Nagkaroon ngayon ng GoCab, di ba, courier, di ba, sabi nga ni Chris, di ba, apat lang po. Pero, nandito ang... negosyo natin, may financial platform, di ba? May remittance, etc. Merong payment system, advance payment, etc. Di ba? Merong products, online shop, at merong courier. Imagine mo nandun na lahat. At lahat yan,
merong residual income. Grabe naman. So bakit pupunta pa ako sa product lang? Tapos wala pang basta. Kaya dito bilisan mo lang talagang matutunan, mapag-aralan, gamitin, no? Turuan lang, turuan gumamit yung mga tao ng mga services, turuan gumamit, kahit personal use, turuan yung mga tao na bumili ng product, gamitin yung mga produkto natin. I tell you, di ba? Because of the unilevel income, residual income, palaki ng palaki ang kita mo. Di ba? Kasi we have 12 ways to earn. Kaya dito, kung, alam mo yung lagyan mo na ng tapaw yung ano, yung mata mo. Kasi bakit? Kaya tumingin sa iba. Kasi katipigin mo, wala ka natapos. Tama-tama. Samantala po, nag-focus ka na dito, o di nakatapos, palaki ka na, palaki ka na. Kesa, pag lumipat ka, sisimula ka na naman. Pag lumipat ka, simula ka ng katapusan, patola ka, lahat pinatulan mo. Di ba? Nakita mo na si Unified, tigil mo na yung pagiging patola mo. Okay? Dito ka na lang mag-focus. Grabe, di ba? Ngayon, ano pa, mga nabigay sa akin ng Unified na pagbabago ng mga attitude ko, yung pagiging patient, di ba? Hindi yung patient mo sa COVID, the patience, yung pasensya, kumain ka ng pasensya, hindi. Yung patience, di ba? Kasi bakit? Grabe, di ba? Kasi po dito, gusto mong lumaki ang organization mo, you will lead people. So, lahat ng klase ng tao, so, kailangan mahaba yung pasensya, di ba? Tapos, diba, since system tayo, diba, wag yung, misan dito eh, konting napindot, reklamo na ng reklamo, yung pala, pag tinignan mo, mali pala yung pinindot, wala talagang walang pasensya, diba? So, dito, patience is the virtue, kasi lalo na pag nag-e-enhance ang system natin, huwag ka magalit, maghintay ka lang, kasi alam namin na pag bumalik yan, mas maganda, mas marami kang kikita. So, ganun na po namin nakikita. Kaya yung patience na ano sa amin dito, na-develop, talagang grabe. Diba? Tapos, syempre, dahil marami ka nakakasalam mo ang tao, naiintindihan mo yung mga buhay-buhay, naiintindihan mo yung... So, yung alam mo, yung attitude mo sa pagiging pasensyoso, na mas na-enhance pa. Mas naayos. Diba? Mga ganun. So, yan yung mga paborito ko kasi mga na nabago sa akin ng attitude ko dito nung nag-unified na ako at ng network marketing na ako. Tapos dito, nakita ko rin, dapat consistent ka. Di ba? Consistent ka lang, tuloy-tuloy. Sabi nga, pero dapat, kasi merong tuloy-tuloy, ngayon ginawa sa isang linggo, hindi, tuloy-tuloy naman yun. Kaya lang, yung tuloy-tuloy na kung kaya mo araw-araw, kasi bakit araw-araw? Unang-una, kaya mo na namang gawin eh. O kung work from home ka, okay lang yan. Mag-attend ka ng mga seminar, training. Araw-arawin mo na. Kasi para mabilis kang matuto. Kesa naman, ngayon ginawa mo, nag-training, next week hindi. So yung learning mo, napuputol. Diba? Kasi may nagawa ka, naabala ka, wala na. Wala na yung chance na makuha yung pangarap mo kasi na-focus ka na doon. Eh, alam mo naman yung ginagawa mo. Wala rin naman mangyayari. So gawin mo ngayon, arawin mo na to, samantalahin mo na. Diyan ang URTV, para ka lang nanonood. Tanggalin mo na muna yung ano, alam mo yun, yung, hindi ko alam kung may mga teleserye pa ngayon, hindi na kasi ako nanonood ng TV eh, di ba? Buti na, wala na yung channel to, wala ka nang pinapanood, di ba? So ngayon, ito yung panoorin mo, di ba? Consistent na gagawin natin itong Unified, kasi pag tuloy-tuloy natin ginawa, ibig sabihin, walang putol na matutuloy-tuloy, na matutunan mo hanggang sa makuha mo yung tamang timpla, tamang direction, hanggang sa tamaan mo na talaga si Unify. Ibig sabihin, doon ka nakikita, nang unang maliit lang kinikita mo, tapos nung natututo ka na, syempre palaki ng palaki yan. Wala namang natututo, sa employment lang yun, marami ka natututunan, sahod mo maliit. Diba? Kasi nga na tinatalo nga siya na yun. Kasi dito, ang kitaan naman dito, ngayon kikita ka, palagay mo na 5,000 muna. Pero dito kaya mag-times mo. Pwedeng maging 10,000. After that, pwedeng maging 20,000, maging 40,000. Ganon. Unlike sa employment, alam mo yung tingi-tingi, pero yung trabaho, tambak, di ba? Kaya yun na, consistent mo nang gawin talaga si Unified. Kasi, in 5 years, grabe, posible talaga mo nang wala. Yung kumbaga, yung 5 years na yun, consistent. Ha? Karang magpatut. Kasi baka mamaya, kung mas lalo kang consistent, baka ibig sa 5 years, 3 years lang, magawa mo ng tamaan yung coaching gusto mo. Tama, diba? Baka imbis na 3 years, 2 years lang. Kasi bakit? May nakita ako dito ganyan, diba mga top earner na 2 years lang hinataw, pero lumabas yung sasakyan. Grabe, diba? So, ganun yun. Kaya ako rin nagsasabi sa'yo na consistent
yung consistency na tuloy-tuloy, araw-araw na natin gagawin si Unify. Diba? Yan. So, ano pa? Diba? Yun yung mga attitude na, na favorite ko yun. Tapos, syempre, hindi lang yung attitude. No? Ang dapat na baguhin din natin dito, eh, habang nag-network tayo o nag-unify tayo, syempre, even our belief system. No? Kung ano man yung mga paniniwala mo dati, okay lang ba this time? No, may mga ilang kang babaguhin sa mga paniniwala mo. Okay, unang-una. Siyempre, marami kasi tayong pinaniwalaan din na hindi naman nangyari. Diba? Pero this time, unang-unang paniniwalaan muna natin na nagninegosyo ka na ng Unified, tama ba? Siyempre, yung company. Diba? Ang hirap naman. Sumali ka. Tapos, okay lang yan. Simula, may duda ka. Pero lahat ng gusto mong malaman, di alamin mo. No? Parang, para yung belief level mo tumaas, no? Yung company, no? Niwala ka na totoo tong kumpanya na to, legal, moral, ethical, no? Grabe, no? Tapos, syempre, all about the company is our president money as well. Ako kasi, ano eh, ako yung tipong isa sa mga naniwala sa mga sinasabi mo na mangyayari, no? And then, along the way, napatunayan ko na totoo. Diba, sabi niya, dito magkaka-insurance. Dati kasi wala pang insurance. Dito magkakaroon yung mga produkto, pag bumibili ka pa lang, may residual income na akyat. Diba? Sinasabi lang, kwento lang lahat yun. Pero ngayon, dito magkakaroon tayo ng full year. O diba, nandiyan na, go pa. So, ibig sabihin, kung ako tatanungin mo, the belief level sa company, kay Press Money, 101%, wala nang pagdududa. Kasi alam ko pa na marami pang pwedeng mangyari at pwedeng mangyari. Kaya po, 100%. Ngayon, kung bago ka, alamin mo yan. Kaya nga, consistent ka mag-attend ng training, di ba, gawin si Unified, para mabilis na makita mo sino ba yung kumpanyang sinalihan mo, sino ba yung may-ari, etc. No? Plus, syempre, dapat bilib tayo sa product na meron tayo. So, ano yung unang-unang product sa services? E-cash, di ba? Ako nga, amaze ako hanggang ngayon sa e-cash eh. Kasi imagine mo, for only 15,000, pwede kang mag-remit sa Cebuana, pwede kang mag-remit sa Smart Money, pwede kang, di ba, pwede kang mag-book ng ticket, pwede kang magbayad ng bills. Imagine mo naman yun, di ba? So, ibig sabihin, yung e-cash natin, bumilib ka dyan kasi lahat nagawa niya. Di ba? Baka kaya hindi mo lang magawa, nag-e-error ka kasi hindi ka nagte-training, di ba? So, ngayon, gawin mo, aralin mo, gamitin mo. Ako kasi, bago pa lang kay Unified, sabi dito, nagbubuk ng ticket, eh, bibigyan ko ng ticket yung sarili ko. Punta ako ng Tigigaraw. Diba? Ang alawa, kailangan magbayad ng bills. So, alas 9 ng gabi, nakapagbayad ako ng bills. Diba? Sabi ko, amazing. Diba? Kaya magbayad ng bills. Ano pa? Remittance. So, sabi, may Cebuana. Ginawa ko, nagpadala ako. Punta ako Cebuana. Pinadala ko yung sarili ko. Punta ako sa cellphone ko. Cleaning ko, oh, di ba? So, ganun yun. So, ibig sabihin, lahat po, ina-try ko talaga. Kasi, kailangan yung product ko, paniwalaan ko. Kasi bakit? Pag ginagawa ko na yung kahit personal use ako, madali ko na siya ikwento. Madali ko na siya i-share. Tama, tama. So, ganun lang yung gagawin po natin dito, no? Tangible products. Nung lumabas sa yung mga tangible products, lahat yan. Siyempre, una, titikman mo. Pag natikman mo, nakita mo, bilang tikim, dapat consistent, di ba? Nagagamitin mo talaga siya kasi para makita mo yung effectiveness. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, yung vitamin C, yung barley, yung tawag dito, lahat ng mangosteen coffee, mangosteen choco, mangosteen capsule, iniinom ko din yan. O, di ba? Arctic C, grabe. Yung mga sabon, yan ang ginagamit ko. Dako mong bilhin na ibang sabon. Di ba? Ano pa? Lalo na yung prime shape, di ba? O, acai berry na, hindi na ko yan. Imagine mo, kasi bakit? Kasi kailangan, matry ko lahat yan. Kailangan malaman ko anong epekto sa katawan ko. Kasi pag alam ko na yung epekto sa katawan ko, ginamit ko na yun, grabe, madali na po ako magkwento. Madali na ako mag-share. Tapos lalo na ngayon, nung shinare natin, dumadami yung magte-testimony, di ba? So, ito yung nakakatulong sa'yo para maniwala ka na effective talaga yung product kasi may nagpatunay, di ba? Kaya sinishare natin, paggamit natin talaga, ito malupit. E di kada bili, o, di ba? Meron maakyat na income sa atin. So, ganun yun. Wala tayong choice. So, ganun, gagawin natin ngayon, mag-change lang tayo ng brand natin, ng product, ng brand natin. Kung dati ka nang gumagamit ng vitamin C, change ka absorbency. Ganun lang yun. Kung napkin, gumagamit ka,
change ka, ayaw natin. Ha? So, para yung belief natin sa product, tumaas ng tumaas yan. Okay? Kasi tayo yung unang dapat bibilib doon. Okay? Pangalawa, bilib tayo sa apply natin. Bakit? Kasi yan yung unang-una sponsor mo. Diba? Pangalawa, siyempre, ang hangad naman namin, lalo na kami ng mga apply namin, wala kaming tuturong mali sa downline. Diba? Kaya paniwalaan mo at submit yourself. Kung kaya mo, isubmit mo yung sarili mo sa apply mo, naturuan ka. Be teachable. Ibig sabihin, kasi wala pong mga apply na magtuturo ng mali. Okay? So, kaya kailangan, yung rules na sinabi ko kanina na yes, upline, follow your upline. If you think your upline is wrong, go back to rule number one. Sagradong rule po yan, ha? Tandaan niyo yan. Okay, ano pa? Believe to your downlines. Diba? Unang-una, ito ang sponsor niyan. Diba? Tapos, susunga-sungain mo yan. Diba? Ibig sabihin, maniwala po tayo na ang bawat tao na in-invite natin kay Unified, may potential yan. No? Tutulungan natin sila na lumabas yung potential niya. So, yun po yung paniniwalaan natin sa kanya. Okay? Ako nga, minsan, nakakapag-isip ka din, di ba? Parang, oy, sumali. Parang iniisip mo, kaya nito mag-network? Pero dahil, naniwala ka na kaya niya, tutulungan mo siya, kaya niya, grabe. Ayun, baliw na. Di ba? Mas baliw pa sa akin. Di ba? Ibig sabihin, yung nakakala mo minsan na hindi, pero dahil naniwala ka sa kakayanan niya, na ilabas mo yung pwedeng ilabas na kakayanan niya. Kasi maaari, kaya naman siya ganun dati, kasi hindi siya nabigyan ng chance, no, na lumabas yung potential niya. Kasi yung environment niya iba. Pero dito kasi kay Unified, yung downlines natin, tuturuan natin, tutulungan natin, di ba? Para lumabas pa yung potential na ano pa yung kaya niya. Meron niya, di ba? Meron niya. Ako naniniwala wala. Kaya lang, isa tayo sa makakatulong na yung downline natin, tulungan natin para ma-unleash yung potential na meron siya. Okay ba yun? So, ganun po yun. Sino pang paniniwalaan mo? Paniwalaan mo rin yung cross-line, ha? Kasi good cross-lining will help to grow our business also, di ba? Kasi ang tulong po ng cross-line sa ABC rule po, okay? Siyempre, cross-line ko siya. Hindi ko naman siya downline, hindi ko siya upline. Pero, meron akong guest. Si cross-line, let's say, halimbawa, teacher. So, meron akong guest, teacher din. So, EA ko si Crossline. Sabihin ko, ah, meron nga po ditong teacher, ganyan, na nag-unify din. So, yung guest mo, dahil nakakita siya ng kabaro niya, so, medyo tumaas yung level ng ano niya, yung kagustuhan niya, di ba? So, ganun po nakakatulong si Crossline, di ba? Kaya dito, magkakilala tayo, ano lang tayo, good Crossline, healthy competition lang, ha? Kaya okay lang yan, no? Lalo na ngayon, di ba? Ang nangyayari din ngayon, kami ng mga grand upline ay nahihiram, no? At nangihiram din ng mga crossline, ng mga grand upline, ng mga top earner na mag-talk sa grupo namin. Kasi nakakatulong po yun na marinig din nung ibang mga downlines natin dahil hindi nila kilala, di ba? Marinig po ano yung journey nila, di ba? Kasi, malay mo, yung guest speaker natin ay OFW, daming OFW na nakarelate, di ba? So ganun po kabilis, no? Na yung belief level sa company, yung cross line nakakatulong po talaga. Kaya healthy ano lang tayo, healthy cross line. Yan, di ba? Okay lang yan kasi because of the ABC rule. Okay. Syempre, naniwala ka na kay upline sa company, kay downline, di ba? Sige naman, hindi mo papaniwalaan yung sarili mo. Grabe naman, di ba? So, ibig sabihin, maniwala ka. Unang-una, maniwala ka sa sarili mo na dito mababago ang buhay mo. Tama-tama. Kasi, unang-una, pag di mo paniwalaan yan, lahat ng gagawin mo, hindi makakapagpabago ng buhay mo. Tama. Pero pag unang-una pinaniwalaan mo sa sarili mo, yung kakayanan na kaya mo to na doing Unified, gagawin mo whatever it is. Diba? Nayayaman ka. Believe me. Maniwala ka. Diba? Na dito yayaman ka. Yan ang unang-unang sasabihin mo sa sarili. Kailangan paniwalaan mo na kaya mo ito gawin. Kasi kung hindi, ano talaga, wala mangyayari. So dito, napatunayan ko din yung mga ibang potentials ko pa lumabas. No? Dati hindi rin po ako sanay mag-talk ng maraming tao, tapos minsan ipapatawa, di ba? Kaya minsan, di ba? Yung alam mo yung mga hindi mo ginagawa dati, pero dahil na, ano yung tawag, nabigyan ka ng chance na ma-unleash yung potential mo,
Diba? So, lumabas po yung, di ba, imagine mo, kaya marami yan eh, marami sa atin, na meron tayo minsan alam, may galing, hindi lang natin na ilalabas. So, dito, paniwalaan mo, gawin mo, na kaya mong gawin. Doing unified. Na dito, kayaman ka, dito mababago yung buhay. Paniwalaan mo. Okay? So, ngayon, syempre, all of the above, na mga binanggit ko, ang unang-unang pinaniniwalaan natin din yung God. Okay. So, ibig sabihin, kung ano man relihon meron ka, paniwalaan mo yon na ito'y binigay sa'yo. Hindi aksidente, kundi maaaring pinagdasal mo to. Kasi ako, pinagdasal ko din siya. Nabigyan mo ako ng negosyo na kung saan hindi na masyado magtatrabaho, na magugustuhan ko, na may forever, na alam mo yun na pwede ko ipamana. So, lahat yon nakita ko kay Unified. So, ibig sabihin, tawag dito, paniwalaan natin na ito yung maaaring pinagdadasal ko. Kaya maniwala tayo na binigay na sa atin ngayon, no? Huwag ka nang magduda na kasi ito na yung pinagdasal mo. Ayun. So, yan. Ngayon, tapos ka na maniwala lahat na dapat nating paniwalaan dito. So, ngayon, ano naman yung kaya mo i-commit? Sabi ko nga kanina, hindi ka magkukumit kay Unified kung hindi magkukumit tayo na abutin, na marating, na mangyari, na matupad yung mga pangarap. So, okay lang ba? Pag magkukumit ka kasi, ibig sabihin, anong dapat mong gawin sa commitment mo? Ano lang ba yan? Pwedeng sabihin natin na I will try? Commitment ba yung I will try? I will do my best? What if your best wasn't good enough? What if yung best mo iba sa best ko? Or magkukumit ka sa pangarap, whatever it takes. So magkaiba po yun. Pag sinabing whatever it takes, harangan man ako ng sibat, ma-reject man ako, tutuloy ako. Kahit anong sabihin, laitin man ako, whatever, di ba? Kasi pangarap ko to, tutuloy ako. Hindi naman ibibigay nung nagre-reject sa akin o yung alam mo yun, yung nalila ng pwedeng sabihin, nag-discourage sa'yo, di ba? Yung pangarap mo, mas lalo kang tumuloy. Mas lalo kang whatever it takes. 100%. No? Kasi, dito alam naman natin na, no? Kung sa abroad nga eh, di ba? Yung mga OFW, nag-abroad sila, whatever it takes yun eh. Kasi, unang-una, walang kasiguruhan yung anong dadatnan nila doon. Diba? Minsan, pinirma mo sa kontrata ito, pagdating mo doon, iba pala yung gagawin mo, iba yung trabaho yung bibigyan sa'yo. Alam mo yan, whatever it takes, kasi iba yung kultura dito, pupunta ka doon, iba rin, ibang lahi, di ba? So, green up nila yun, whatever it takes. Kasi bakit? Kasi yun yung, makukuha nila yung ano eh, yung makapagpaaral sila ng anak. Alam mo yung, kahit alam nila na needs lang yung makukuha nila, pero yung risk na tinake nila, whatever it takes, nag-commit sila para sa pamilya nila. Eh dito pa, sinasabi natin dito, mag-commit ka lang para sa pangarap mo. Para matupad yung mga pangarap mo para sa pamilya mo. So bakit magta-try ka lang? Okay lang yung try mo, pero habang naiintindihan mo, dapat hindi na lang doing your best, dapat whatever it takes. Yan ang dapat talaga. Diba? Kasi ako, whatever it takes na ako eh. Kaya lang ko na-test na whatever it takes ako. Kasi minsan ka-test mo sarili mo eh, whatever it takes na maginagawa mo. Baka akala mo, doing your best lang, hindi pa whatever it takes. Baka best lang. Kasi ako, napatunayan ko na whatever it takes na ako, kahit na sinong, kahit ayaw, siba kahit di sumusuporta yung mga anak ko, tumuloy ako. Whatever it takes ako eh. Ako yung nakakita eh. Tuloy ako. Diba? Tapos, pagdating sa mga trainings, alam mo ba na, di ko alam, bumabagyo na ang baha. Grabe na. Sa Espanya, diba? Doon ako lumadaan. Grabe. May special training dito sa dito pa naman, 'di ba? Parang walang postpone kahit umuulan pa 'yan. 'Di ba? Tuloy 'yan, 'di ba? So alam mo 'ng ganoon. So alam mo 'yung dadaanan mo 'yung baha, wala ka nang masakyan, pero may special training galing ka sa Recto, papunta ka dito sa Quezon City from Manila, dadaanan mo dun sa Espanya 'yung baha. Ilang sakay? Ito ang lupit, dadaanan ko 'yung lugar ng bahay ko.
pag bumaba ako doon, tatawid na lang ako, malapit na ako sa bahay ko. Pero ang ginawa ko, hindi. Sabi ko, kahit umuulan to, dahil alam ko, matutuloy yung training, tutuloy pa rin ako. So, ganun ko na na-test yung sarili ko na, ay grabe, sabi ko, whatever it takes na pala ako. So, yun na yung, doon ko na na-test. Ibig sabihin, kaya kahit na ano nang gawin, wala na, ano na eh, patay kong patay na eh, di ba? Ma-reject ka man ng kaibigan mo, ma-reject, laiting ka man, wala, ano lang sa'yo yan, parang, alam mo yun, dahil committed ako na matupad yung mga pangarap ko, hindi ko na pinapansin. Hindi na ako nag-iimo-imo sa gano'n. Diba? So, kasi malinaw na sa akin, whatever it takes, tutuparin at tutuparin ko yung pangarap ko para sa pamilya ko at sa pangarap din ng mga downlines ko na nag-commit na rin dito at nag-whatever it takes na rin. Grabe, diba? So, gano'n po, gano'n dapat talaga. Diba? Ngayon, sabi na natin, ang negosyo natin ngayon, full of discouragement. O, diba? Full of discouragement talaga. Ibig sabihin, paano yun, no? Dito po, talagang normal na madi-discourage ka. Normalan, lalo pag bago ka. So, kaya lang, sabi ko nga kanina, ako whatever it takes na ako, kaya normal na sa akin na, at baliwala na sa akin ang discouragement, no? Pero kung ikaw, bago ka, okay lang yan. Kasi bago ka pa. Yung emotion mo, hindi pa matibay. Diba? Ibig sabihin, dito, kailangan, pag nakafocus ka, whatever it takes ka sa pangarap mo, dapat, pagdating sa discouragement, Batman tayo. O, diba? Parang maging Batman. Batotmanhid. Tama, tama. Okay. O kaya, Superman. Sino si Superman? Supermanhid. O, diba? Ibig sabihin, yung rejection, dapat matibay ang emosyon mo, na normal lang na marireject ka talaga, na madi-discourage ka. Pero dahil focus ka, dahil alam mo, malinaw sa'yo, na di ka matutupad mga pangarap mo, no, magiging normal nung ituturing ang mga discouragement. Okay? Marami talagang discouragement sa labas, di ba? Kaya lang, kung nag-discourage sa'yo, magpapayaman sa'yo, o di pumunta ka sa kanya. Pero kung hindi, hindi dito pa. Kasi, ito yung nakikita mo dito na may mga natupad ang pangarap. Focus ka dito. Kaya mo na sila, ha? Ngayon, kung ang pamilya mo nag-discourage sa'yo, okay lang yan. Sabi ko nga, kung boyfriend, girlfriend lang yan, dihiwalayan mo na. Bakit? Eh kung ngayon pa lang, hindi na siya, alam mo yun, ikaw, gusto mo pangarap yung matupad mo, tapos siya, umaayaw siya. Ibig sabihin, wala siyang ano, hangad na matupad yung mga pangarap mo. Dihiwalayan mo. Kaya lang paano kung asawa mo na. Okay lang yan. Huwag mo iwalayan, ha? Bawal kasi. Sabihin, hayaan mo lang siya. Basta ikaw tumuloy ka. Okay? Kasi, unti-unti mo na lang ipaunawa sa kanya, isama mo na, encourage mo na lang siya, involve natin sila. Wala tayong choice. Ngayon, kahit sabihin ko, mag-girlfriend mo, kung hindi rin niya ito naiintindihan, okay lang, involve natin sila. Pero pag ayaw nila at papipiliin ka, grabe, lalo pag hindi mo maasawa yan, alam mo na ako nang pipiliin mo. Diba? Yung para sa pamilya mo, para sa pagtupad ng pangarap mo. Ngayon, kung asawa mo yan, anak mo yan, okay lang yan. Kung ayaw pa nilang sumama sa'yo, okay lang yan. Diba? Mahalaga ikaw. Kasi pag ikaw nawala, tapos wala rin naman silang magawa para matupad para pa sa mga pangarap mo, di wala talaga nangyari. Pero kung ikaw ang gagawa para mabago ang buhay mo, whatever it takes, huwag ka magpa-discourage. Normal lang yan na madi-discourage ka sa kanila. Kasi, sa totoo lang, pag pamilya mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo, nag-aalala lang yun sa'yo. Kasi bakit? Kasi nag-aalala, baka mag-fail ka. Eh dahil ikaw yun, alam mo sa sarili mo na hindi ako mag-fail dito. Papatunayan ko sa kanila na gagawin ko to. Dapat ganun, di ba? Hindi naman yung... Kasi pag hindi mo to ginawa, nag-fail ka, hindi mo sinunod yung mga dapat gawin, pinatunayan mo lang na tama sila. Kasi ang papatunayan natin dito, na tama tayo. Tama? Kasi ako ganun eh. Tunayan ako na tama yung decision ko. Tama na decision ko na gawin ko sa Unified. Tama ang decision ko na yung career ko, isang tabi ko, gawin ko sa Unified. Kasi bakit? Ako yung nakakita. Ako yung gagawa. Tama, di ba? So, ibig sabihin yung discouragement, hindi po ako nagpatalo dyan. Ako ngayon, may mga problema. Alam mo, lagi ko lang, sarili ko, kinakausap ko ha. Sabi ko, my dream is bigger than my problem. Grabe, di ba? So, ibig sabihin,
mas tinignan ko mas malaki yung pangarap ko kaysa sa problema ko. Kasi yung problema, hindi mo masolusyon. O di, tulugan mo muna. Baka bukas may solusyon na. Kung ang problema, hindi kayang solusyonan, huwag mo nang problemahin. Wala kang solusyon eh. Tama-tama. Gawin mo na lang kung ano yung dapat mong gawin. Dapat nga, maging part ka ng solusyon palagi. Ibig sabihin, hindi yung ikaw pa yung namumblema sa problema. Problema na nga. Ano problema mo pa? Di ba? So, ibig sabihin, gawan mo lang solusyon. Hindi mo kaya ngayon, huwag ka magmadali. Bukas pwede. Bukas pwede. Grabe, nung na-develop po sa akin yung ganun, alam mo yun, lahat ng bagay, kahit mahirap, kahit masakit, kahit na ano, di ba, nagiging magaan. Kasi nga, nasa isip mo, yung mga discouragement, yung mga rejection, etc. Baliwala na yun sa'yo. Kasi, ang mahalaga sa akin, tumuloy ako na matupad yung mga pangarap. So, ganun po tinitingnan yung mga discouragement. Kaya kung pamilya mo, okay lang yan. Diba? Nag-aalala lang sila sa'yo. Diba? Kaya, ikaw yung nakakita, ikaw yung magpaliwanag. Okay lang ako. Yeah, mga ganun. Siyempre, patunayan mo nung ano, mas okay ka talaga. Kasi pag ikaw nagka-resulta dito, ako na yung nagsasabi sa'yo, sila yung unang-unang susuporta sa'yo. Diba? E paano? Diba? Yan. Kaya, kung mas maganda, may involve mo sila, involve mo sila. Lalo na ngayon, diba, nasa mga Zoom na mga training, your TV. Dati kasi, sasama mo pa eh. Pero ngayon, nandiyan ka na sa loob ng bahay mo. Imagine mo naman, diba? Sa loob ka na ng bahay mo, sabihin mo lang, anak, halika, manood tayo nito, diba? O, halika, diba? Asawa mo, iyayin mo lang. Kung ayaw nila, umupo, ay dilakasan mo na lang yung volume. Tama ba, diba? Walang choice yan, makikinig at makikinig. Diba? Tama, tama. So, ibig sabihin, huwag ka magpadala sa ganon, ha? Yun lang, gawin na tayo, diba? Sabi nga, this is you, tayo ngayon. Okay. Ngayon, habang ginagawa natin yung negosyo, diba? Puro discouragement na nga, tapos wala ka pang excitement sa katawan, diba? Dapat dito, habang ginagawa natin, excite ka, tuloy-tuloy yung excitement. Kasi sa totoo lang po, hindi nawala sa akin yung excitement ko pa unify. Ewan ko ba? Kasi una-una, na-amaze ako sa system, diba? Hindi ko pinapansin yung hindi makaano, bawa yung na-delay yung ganito. Ano sa akin yun eh, kasi yung the moment na meron akong smart money, the moment na meron akong Cebuana, which is pag kinuha ko yung franchise ko, yung napakalaking halaga, tapos dito maliit lang, doon na, ano na eh, amazing na yun eh. Kaya, pag nakakapag-transak ako, yes, galing talaga. Ganun ako, kinakausap ko sa sarili ko, sa totoo lang ha. Di ba, misa, nagta-traditional din ako eh, di ba? Papadala ng smart money, di ba? Medyo may delay, ayaw mo muna, mamaya. Kasi kinakausap ko na naman yung client eh. O ma'am, mamaya pa po lalabas yung reference nito ha. Alam mo, nakasanayan na rin naman nila eh. Sige ma'am, di naman ako nagmamadali, di ba? Ay kung nagmamadali ka, o di, ano ka na lang, kesa naman may stress ako sa'yo, tama, di ba? O di ngayon, yung mga tao nagpapasmart money sa akin, di ba? Regular na yun, kasi alam nila, o ngayong gabi, bukas, mamaya alam, ngayon nga, ang bilis eh, di ba? Mga 30 minutes, andyan nga, nabigay ko na yung reference number sa kanila, di ba? So, ibig sabihin, ang point ko lang, excited ako na ginagawa ko pa rin yun. Kasi na-amaze na ako na meron akong ganun. Di ba? Imagine mo na nakakapagpabayad ka ng bills anytime. Lalo na nung mauna ako, di ba? Sabihin, ay, grabe, nakalimutan ko magbayad ng bills. Alas 9 ng gabi. Ay, may system nga pala ako. Eh, dahil kumita ako ng, alam mo yun, yung 1,000 referral, o di ba? So, yung pambayad ko ng ano, ng tubig, na 700, kinuha ko na doon sa kinita ko, doon sa referral, o doon sa direct referral bonus, di ba? So, paano di ka ma-amaze, di ba? Grabe, buti na lang talaga. Alam mo, ganun ako hanggang ngayon, di ba? Pag nakakapag-transak ako. Kasi, ano eh, yung system pa lang, tapos lalo na, pag nakakabenta ka ng produkto, di ba? Eh, sabi mo, kumita ka lang ng magkano din dyan, di ba? Kumita ka na 100-200, Diyos ko, vitamin C lang, di ba? Kung member ka, kumita ka ng 225, dahil mo pa yung nagtrabaho ng 4 oras, o, alam mo, makadalawang benta ka lang sa isang araw, di dahil mo na yung nagtrabaho ng 8 oras, samantalang ikaw, online-online lang nakapagbenta. Hindi ka pa ba ma-excite ng gano'n? Di ba nakaka-excite? Ang dami na gano'n. Ito nakaka-excite. Ang dami pang dinadagdag sa system natin kay Unify. Hindi ka naman nagdadagdag ng puhunan. Power ka. Di ba? So, ibig sabihin, dapat may excite ka din. Di ba? So, gano'n ako na-excite.
Eh, hanggang sa parang naging habit ko na yung ganong attitude na alam mo yun, na amazed ka, ganyan, di ba? So, always be excited. Lalo na pag nag-i-invite ka. Kasi yung ganong habit kasi na excitement, pag nag-i-invite ka, nagre-reflect sa kanya yun. Yung ayaw mo dito, di ba? Grabe, di ba? Ako nga, di ba? Pag bawa, naabot ako ng flyers o may inquiry sa'yo, di ba? Parang, alam mo yun, ang bungad mo kagad sa kanya, ay, naku, grabe, ma'am, congratulations. Buti na lang, nakita mo si Unified, ganyan-ganyan, di ba? O ano po ba yung, di ba, alam mo yun, sa simula pa lang, di ba, dapat excited ka na, di ba? Hindi ka na malungkot. Sabihin, nagre-reflect kagad sa kausap mo na masaya ka, di ba? Tapos, ano pa, yung confident ka sa negosyo mo. So, siya, confident din na kausapin ka niya at makinig siya sa iyo. Di ba? Ganun yun. Kaya kasi, unang-una, di ba, imaginein mo na lang, nung sinabi sa'yo may kitaan ng million, di ka ba na-excite? Na dito pala, posible kang kumita ng million? Muntalang sa trabaho mo, wala namang ganun. Pero minsan, sinabi naman boss mo, oh, may aumento ka next month, ha? 3,000. Agad, grabe. Na-excite sa 3,000, di ba? Ibig sabihin ng point ko lang. Eh dito, mas malaki pa yung kitaan. Sabi ko sa'yo, kung dyan, nag-increase ka ng 3,000. Dito, gawin mo si Unified. Inataw mo, ginawa mo. Pwedeng doblehin natin yung kinikita mo. Baka hindi lang ang madagdag, 3,000, 6,000, 9,000, pwede yan. Pwedeng nagtatatlong doble, dalawang doble. Diba? Hindi ka pa ma-excite mo. Kaya dapat dito, mag-goal set ka talaga, kukompute ka. Ako kasi, nung nagkukompute ako sa pwedeng kitain, doon ako na-excite. Grabe, diba? So, yun yung magagawin mo. Ha? Kaya kailangan i-maintain natin yung pagiging excited natin, no? Kapag nag-i-invite ka, tumatawag ka, nagpe-present ka sa client, diba? Sabi ko nga, pinipresent mo magandang negosyo, tapos ang lamya-lamya mo, dapat excited ka. Dapat ramdam mo yung sinasabi mo, dito po may bills payment. Grabe, di ba? Ano man nakakita na magkakaroon siya ng bills payment, eh ang hirap-hirap magkaroon po sa iba. Di ba yung ganong negosyo? Diba? Dito po, meron kong ticketing, travel and cruise, so dapat binibitaw mo talaga ng ano yan, ang with excitement, with conviction. Kasi hindi po biro naman talaga yung ano natin, negosyo natin, big time eh. Diba? Kaya kailangan itodo mo na. Ha? Practicing mo yun. Tapos internalize mo talaga. Kasi pag hindula naman yung excitement sa katawan mo, eh grabe. At ako po, sa totoo lang, ewan ko, natuto na rin kasi ako. Dahil siguro, dahil nga nagre-reflect na sa yung excitement ko, diba? Nangyayari din sa akin yung alam mo, walang masyadong presentation. Pero dahil, ay grabe, basta dito ganyan. Alam mo, napapapailin ko. Diba? Ibig sabihin, dahil sa excitement, diba? Dahil alam niya kung naging nagkaroon siya ng, alam mo yun, na-attract mo na, confident ka na alam, na nakita niya kasi sa iyo eh, ganun. Nasubukan mo, mag-alok ka, hindi ka excited. Eh wala duda na yan, ka na mag-expect. Kaya dapat, panatiliin natin yung excitement natin dito kanina pa rin. Ha, habang ginagawa ko siya, grabe, di ba? Yan, kaya pag nagkapag-transact ka, successful, i-post mo sa Facebook, successful yung transaction mo. Post mo sa Facebook, lahat ng successful na magiging magandang nangyayari sa'yo, excited ka. Kasi bakit? Nag-a-attract ka nun eh. Di ba? Nakikita ng mga kaibigan mo, kakilala mo. Uy, ba't si ano, pandemic na, ang saya-saya pa. Bakit si ganito, di ba? Nakakapag-transact pa, kumikita pa. So, ganun yun, ha? Huwag puro imo-imo sa Facebook. Dapat yung excitement nagre-reflect talaga sa atin. Okay? So, then, sabi ko nga, para magtuloy-tuloy yung pagkuha ng mga pangarap, dapat focus lang tayo. Yan. Tulad niya, nakatingin ako sa iyo, nakafocus ako sa iyo. O, diba? Ibig sabihin, ano ba meaning ng focus? Finish until you succeed. Sabihin, kung dito ka naka-unified, tuloy mo na. Tapusin mo na yung laban. Ibig sabihin, kung tapusin yung laban, iyakin mo na dito, unti-unti mo na makukuha yung mga pangarap. Diba? Kasi kami, ako ganun ako. Diba? Kaya nung nasimula ko, nag-decide ako, focus na ako. Ano yung kukunin ko? Yung mga nakalistang pangarap ko. Sasakyan, malaking organization, pagpapagawa ng bahay. Diba? Grabe. Basta, ano, focus lang tayo, unified. Okay? Focus sa pagkuha ng pangarap. No? Wala mo lang ano, lalo na ngayon, diba? Buti nga ngayon, wala nang labas-labas, walang gimmick, walang ganyan, diba? So, mas naka-focus na tayo ngayon. Wala ka na may ibang gagawin eh. Pusa mo na si Unified.
kung nag-work ka ngayon, work at home ka, gawin mo yung trabaho mo, then after work, oh, mag-zoom ka na dyan, mag-URTV ka na dyan, attendan mo na yung mga trainings, di ba? Mag-invite ka na ng mga tao, mag-Facebook ka, ang Facebook mo, unified pa rin, di ba? So, ganun yun, focus tayo, no? Dapat isang company lang, huwag nang marami, kasi wala kang matatapos na, di ba? Kaya dapat yung unified na lang, ha? Oh, dapat ganun, okay? So, lagyan mo na lang, ano, di ba? Oh, kasi nag-focus na ako talaga kay unified. So, ito naman, unti-unti na, di ba? Yung mga nasa bucket list ko ng mga pangarap ko, inaabot ko na yan. Okay. Ngayon, syempre, focus, lahat yan, lahat ng mga sinabi ko, mahalaga yan. Pero ang isang pinakamahalaga na dapat, no, na ginagawa natin dito, yung meron kang goal. Diba? O galing-galing mo nga mag-basketball. Diba? Yung goal, shoot mo. Wala rin score yun pag hindi ka nakashoot dun sa goal. Tama, diba? Kahit anong galing mo. Kaya dapat, kahit anong galing mo, ginawa mo na lahat, pero dapat, meron tayong goal. Diba? Ano yung goal? Yung ano yung gusto mong mangyari, maabot in one month time, two. Hindi naman necessary 2.7 million agad. Na? Ito, mag-start ka. Sabi nga, smart. Ano yung smart? Smart ang goal. Specific, measurable, attainable, realistic, and may time-bound. So, anong gagawin mo? E di, syempre, dahil nag-unify ka, nag-training na, ano ba yung gusto mong mangyari after a month? Pwede ang goal mo naman. Matapos ko yung training. Mag-goal din yan eh, di ba? Marunong na ako mag-present. After one month, goal yun. Hindi naman necessary pera kagad. Kaya lang, along the way, na pagka yung goal mo na yan, natuto ka, syempre, may corresponding income yan pag napapayin mo, tama ba? So, doon ka na mag-goal naman ng income. Kung magkano ng income, ilan ang ipoprospect ko ngayon. So, ang goal ko, makakuha ko ng prospect everyday, additional, 5. Goal pa rin yun, di ba? Kasi bakit? Pag may prospect ka, may inviting ka, o ilan yung goal mo na may invite, ilan yung target mo. Kasi pag nag-target ka ng gano'n, matatarget mo na rin magkanong income. Kasi pag marami kang ginol, marami kang in-invite, meron mang hindi umuna dyan, hindi sumali dyan, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka titigil na mahit mo pa rin. Kasi ang dulo ng goal mo, kumita ko ng 10,000 ngayong buwan ako. Di ba? Ako ano, bago lang kay Unified, goal ko lang 5,000, o di ba? 5,000. Eh part-timer pa ako. Kasi alam ko pag nagsimula ako ng 5,000, di ba? Pwedeng susunod pag inulit ko 'yan, madodoble, magiging 10,000. Susunod pag inulit ko 'yan, inulit ko nang inulit, alam ko na magiging sustainable na 'yun. Alam mo 'yung ganun. So dapat dito, masanay tayo na meron tayong goal. Huwag kang papayag. Tapos, yung goal na yan, huwag kang papayag. Nasa simula pa lang na nag-goal ka, dapat hinit mo na. Hinit mo na yan dapat. Nung time na nag-decide ako na mag-unified ako, may hinit akong goal. 10 directs. Nahit ko yon. Alam niyo, nung nahit ko yung goal ko na yon, dun lumabas yung potential ko. Ibig sabihin, kaya ko palang mag-close ng deal. Ibig sabihin, kaya ko palang magpa-pay in, kaya ko palang kumausap ng mga tao. Alam mo yun, kasi nag-hit ako ng goal, nag-activity ako. So, lahat ng mga inaral ko, in-apply ko, kasi nakafocus ako, nahihit ko yung goal na yun. And the rest is history. Anong point? Nakita ko na yun, nagawa ko na, uulitin ko na lang. Tama ba? So, ibig sabihin, nung ginawa ko, inulit ko, eto na, naging habit mo na, ulit-ulit, di ba? So, ay posibleng wala kang kita, wala kang income. Kaya, simula pa lang, lalo na bago ka, kung maliit man yung goal mo, hindi man monetary, personality development, okay lang yan. At least, ginagawa mo. Alam mo yan yung sa sarili mo na nakikita mo kasi, nakikita mo mismo yung sarili mo, alin yung kaya mong gawin. So, yung goal mo yun. Hanggang sa marating natin, no, yung pag-hit ng mas malaking goal. Kasi wala namang goal na magsimula kagad malaki. Wala namang ganun. Suntok sa buwan yun. Simulan mo sa maliit. Learning. Ilang, di ba sinasabi, measurable, time-bound. Hanggang kailan mo kukunin yung ganitong training para sa susunod ikaw na yung kaya mag-test. Dapat ganun. Malinaw yun, nakasulat yun. No?
Huwag lang nasa isip. Ang goal, sinusulat yan. Sulat mo yung mga gusto mong bilhin, bucket list, nakasulat yan. Goal mo yan, target mo yan. Tama ba? Kasi mula dyan, pag nakikita mo yan, nakasulat yan, di ba? Nakakapagplano ka kung paano gagawin mo na ma-hit mo yung goal. Ibig sabihin, naaayos mo. Hindi yung basta inisip mo lang, ito yung gusto ko, ito yung sulit. Tell you, sulat mo talaga. Right? Ano yung gusto mo mangyari after a month na nag-join ka kay Unified? After 3 months, ano yung goal yung ni-upline? Tapos, andiyan naman si upline eh. Tutulungan ka ni-upline, no? Yung upline, tutulong yan para paano gumawa ng goal. Okay? Ngayon, pag nagawa ka na, let's say 10,000, no? Pwede 6 direct, di ba? Depende, depende sa grupo nyo, depende kay upline kung ano yung papahit sa yung goal. Kaya lang, pag may pinahit sa yung goal si upline, siguraduhin mo, hit mo. Kasi ikaw yun eh. Para sa'yo naman yan eh. Di naman para kay upline yan, di ba? O pag nakahit ang goal, sino umingkam? O di ba ikaw? Pag nahit mo yung goal na ganito, sino nagbago? Di ba ikaw? So, lahat yan para sa'yo. Kaya, lahat ang gagawin natin dito para simulan natin na matuto tayo, kumita tayo, lumaki yung kita, unti-unti, no? Kasi habang ginagawa mo yon, yun din yung tuturo mo sa downline mo, tama ba? At habang ginagawa nyo to, grabe, unti-unti maaabot mo yung mga pangarap kasi nagsimula ka ng tama, okay? So, yun po yung kailangan gawin din natin dito, di ba? Grabe. Okay. So, dapat dito sa goal mo, long-term, nabivisualize mo, no, nai-internalize mo siya at mag-decide ka na gagawin mo to take action. So, ang tawag doon is GIDA. Visioning, internalizing, decide to take action. Grabe, diba? So, set your short-term goal and set your long-term goal. Dalawa yung goal natin dito, okay? Kasi yung malaki, magsimula yan sa maliit. Okay? So, walang naging successful na walang goal. Kaya gusto mo maging successful, mag-goal ka. Okay? So, at matuto tayong mag-compute. No? Dito, ma-apply, turuan natin mag-compute yung mga downlines. Kung paano may hit yung mga goal. Dito sa genealogy, di ba? Kasi ako nga eh, pag nag-goal ako, nag-compute ako, di ba? So, pag nakikita ko yung pwede kong kitain, di ba? Doon ako lumalabas yung excitement niya, di ba? So, yun. Kaya, ano, wag na, ginagawa mo si Unified ang wala kang goal. Okay? So, ngayon, syempre, doing Unified, yun yung mga attitude, yung mga dapat natin gawin, na pwedeng doon mga sa in-impart ko sa'yo, pwedeng doon ka magsimula. At alam ko naman, marami naman po magte-training din ang DOT, marami ka pang makukuha ang mga dapat gawin, no? So, yun po yung 85%, yun po yung dapat yung gagawin natin. And then, the 15% is the skills. No? So, yung skills naman, dito papasok yung prospecting. So, ilang prospect ba dapat, di ba? Dapat kung 200, pinaka-minimum. Prospect lang naman eh, di ba? Ibig sabihin, wala kayo. Kasi yung iba, pag sinabi prospect, nag-iisip na, nag-present na, prospect pa lang. Pag sinabi prospect, nakuhanan mo ng number, nalista mo, halimbawa ngayon, may naisip kang pangalan, kaibigan mo, naalala mo siya, sulat mo, prospect yun. Hanapin mo na sa profile yung number niya, then sulat mo lang. And then, tutulungan ka naman i-upline kung paano makategorize yan. Sino yung uunahing iimbitahan? Pero ang prospect, everybody's prospect. Everybody give a chance na makita nila yung negosyo natin. Okay ba yun? So, after prospecting, di ba, syempre, invite natin siya, no? So, attend tayo ng usap para maituro o matutunan natin how yung effective invitation, no? Kasi iba't ibang klase ng tao may mga strategy dahil how to invite them, no? So, may mga yun yung ituturo, yung paano mo siya muna kilalanin, yung tinatawag na form, yung alamin mo yung family, occupation. Misa kasi, hindi naman kinakailangan na yung prospect mo pag hindi ka agad invited, di ba? Minsan, kinukumusta muna natin, di ba? Parang kuhanin mo muna yung ano niya. Alamin mo muna kung anong klaseng tao siya, kung ano yung pamilya niya, ganito. Para mas mabilis kasing magawa mo yung tinatawag na parang may maklosure deal pag alam mo yun sa simula pala. Okay?
So, yung pagka-categorize ng mga prospect natin. Yan, yung ABC rule na sinasabi. Yung A, ito yung man, yung may money, may authority, may network, yung mga gano'n. So, yan, itinuturo yan ng details, no? Ngayon, minimension ko lang sa inyo. Kasi ito po yung pagdating sa skills, no? Yung tamang, everyday prospecting, tapos yung proper invitation o effective inviting. Tapos yung presentation ngayon, hindi na nga mahirap eh. Panoorin mo lang ng URTV, kung makagawa ka ng YouTube mo, ng presentation mo, gawin mo sa Zoom, di ba? Pwede kayong mag-PowerPoint presentation. So, napakabilis na ng presentation ngayon, di ba? Pero syempre, maganda rin na alam mo, no? Yung pinapresent mo, kahit ikaw, kaya mo na mabilis matuto ng mga presentation ngayon. Kasi because sa tulong na mga tools na to na nagagawa natin ngayon through Zoom, no? Through URTV, di ba? So, kaya po, ano, kasi ngayon, bawal ang ano eh, no? Bawal ang mga, tulad ng bawal ang mag-present, yung social gathering, di ba? So, dati kasi, di ba, nakakaroon pa tayo ng mga event, di ba, dito sa head office. Pero this time, no, online, grabe, kaya ang bilis kayo ng mga presentation natin, di ba? Kahit anong ginagawa niya, meron nga, napipresentahan kami, nasa trabaho eh. Imagine mo yun, di ba? Napipresentahan kami, nasa bahay lang, di ba? Napipresentahan ka, naglalabaw, di ba? May mga ganun pa, grabe, di ba? Pero, syempre, mas ganda kung nakafocus din sila na nahambawa, galing sa work, nasa bahay, di ba? Kumakain, may mga ganyan. Grabe, lahat na, di ba? May pinapresentahan ka, di ba? Mawawala rito yung uwihi, ano yung uwihi, yung pinapresentahan mo dyan sa ano, tapos bigla nagpaalam, umalis. Eh dito, grabe, nasa bahay, kahit umihi, babalik din yan sa suit, di ba? Kasi nandun lang yan sa loob ng bahay niya, grabe. Kaya, ewan ko na lang, di ba, na pinadali na, no, pinadali ng kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, yung mga pagpapresent, pagpaprospect na yan. No? Ewan ko na lang, no, ang kulang na lang gawin mo. Tama. So, yan, ha. Ngayon, syempre, pag nag-invite ka rin, invite pa lang, ha, wala pang presentation, gawin mo lang kiss. Huwag mo siya i-kiss, bawal yun ngayon, ha. Sabihin, keep it short and simple. Basta, attend ka na lang dun sa Zoom. Ha, huwag ka na magsabi ng kung ano-ano pa. Hayaan mo na lang makita niya yung buong presentation, no? Kaya pa napagod, di ba? Kasi, mas maganda yung nakita niya kasi baka mamaya, bago pa, may tinanong sa'yo, hindi mo nasagot. O di, hayaan mo na, doon na lang sa presentation, masagot lahat ng tanong niya. Tama. Kasi baka mamaya, ipatanongin niya, ipipresent naman yun. Okay? So, ganun po yung mga technique natin sa pag-i-invite. Okay? So, napresenta, na-invite, ano pa? So, sa closing naman, syempre, after na ma-present, tatanungin mo siya, patulong ka kay apply, no? Pwede kayong mag-video chat, no? Para matanong mo pa siya kung, okay, during the Zoom naman, eh, natatanong na natin kagad yung guest, di ba? Kung nagustuhan nila, kailan nila sisimulan, di ba? So, napakadali na po. Yung ginagawa natin dati offline, di ba? Mas napadali na po ngayon sa online. Grabe, di ba? So, syempre, ang pinakamahalaga rin, kung hindi pa siya sisimula ng negosyo ngayon, yung follow-up, no? So, ano yung pwedeng follow-up mo sa kanya? Pwedeng may mga tanong pa siya, sagutin mo yung mga tanong niya, di ba? O paatinin mo siya ng technical, di ba? Paatinin mo siya uli, or sagutin mo nga yung mga katanong. Kasi pag mga ganun kasi na napa-follow-up natin kagad sila, kasi minsan merong na-presenta, tapos di na pinalo-up. Sa kita mo na lang, may tarpuling. Sa iba pala, iba na nag-join, kasi di ka nag-follow-up. So, mahalaga po. Within 48 hours, na pina-follow up natin sila na kumusta, kailan nila sisimulan yung business. Tapos, maghihiwalay kayo na hindi mo alam kailan kayo uli magkikita. Bawa sabihin niya, sasabihin ko pa sa asawa ko eh, di ba? O di, bigyan mo na ng date. O kailan natin pwedeng kausapin yung asawa mo, di ba? Kailan natin pwedeng presentahan yung asawa mo. Yung mga ganun, yun yung mga follow up din. Na hanggang sa ma-close deal mo na yan, mag-join yan. Okay? So, marami naman pong tawag dito. Marami na kaming experience na talagang di mo naman minsan nakukuha sa isang upuan. No? Pero grabe na yung di mo experience. No? Alam mo yung lalo na pag alam naman nila may pera sila, no? Totodo na talaga nila kahit 15 mil lang yan, kahit ipangutang nila, no? Dahil nakita nila yung magandang business. Oo, nakagad sa'yo, mamaya magpapadala na ng pera yun. Kaya kinabukasan, no? Kaya talaga naghahagilap na ng pera. Imagine mo, di ba? Kasi nakita nila yung negosyo na offer mo sa kanila. Dahil iba yung karanasan natin ngayon eh. Iba yung karanasan natin ngayon na during the pandemic kasi mga tao naghahanap talaga ng extra income. Ang mga tao talaga, ano eh, alam mo yun na talagang dapat
hindi lang ito yung ini-income ko. So dahil nakita natin na online, di ba, na pwedeng isabay kahit anong ginagawa mo ang unified, grabe, imposible talagang hindi nila sila kukuha ng unified. Di ba? Lalo na, grabe, pag naipakita pa natin yung mga posible pwede nilang kitain. So yun po yung mga magandang nangyari sa atin during the lockdown talaga. So, kaya yung mga tinuturo dito, di ba, yung mga tao dito, pag-a-attend ng mga basic training gaya nito BOT, huwag na huwag mong palalampasin. Kasi ito po, ako sa totoo lang, ito po yung nakapag-ano sa akin, nakapag-decide sa akin kung bakit ako magne-network, kung bakit itutuloy ko na makuha at matupad ko yung mga pangarap ko. Kasi nakita ko kay Unified, posible. Grabe, di ba? So ngayon, dahil sa tagal na rin, kung bago ka, maswerte ka kasi nang dumating ka kay Unified, maganda na siya, malaki na siya, nag-i-improve pa, di ba? Tapos ang dami ng services, grabe, napakaswerte. Kaya lang, wag na hindi mo ito sisimulan ngayon. Kasi bakit? Ako na yung nagsasabi sa'yo. Kasi pag hindi mo pa ito sinimulan ngayon, na hatawin, nagawin, kasi karamihan naman ito mga members na nagawin, di ba? Hindi mo na mamalayan, na left behind ka na. Pero yung tumuloy, humataw, grabe. O yun na yung kotse niya, di ba? So ikaw, nakatingin ka na lang. Kasi ang tanong, ano ka ba tumuloy? Paano mo ba ginawa? Paano mo? Ako, sa totoo lang, pag mga downloads ko na, sinasabi ko lang. Gusto mong tumama dito? Di ba, naka-attend ka na ng DOT? O, isa-isahin mo yung sinasabi sa DOT. DOT-in mo muna yung sarili mo, di ba? Kasi ako, ganun ako, dini-OT ko yung sarili ko. Kumusta ba yung attitude ko? Kumusta ba yung belief ko, di ba? Kumusta ba yung commitment ko na kay Unified, di ba? Belief na ba ako sa company, etc., di ba? Yung commitment ko sa pangarap ko, di ba? Kumusta na ba? Nadi-discourage pa ba ako? Di ba? Nag-iimo-imo pa ba ako? O hindi na, di ba? So, doon po ina-assess yung sarili ko. O tuloy-tuloy ba? Na-excited pa rin ako kay Unified, di ba? Naka-focus ba ako? Ito ba yung goal ko? So, alam mo, yung sarili ko mismo, dini-DOT ko, mula nung naintindihan ko. Kaya nakagawa ako ng ganitong module, kasi ito ako eh. Ito yun eh. Yun, ako mismo yun. Kaya ngayon, ikaw, nagle-learn ka, nakikinig ka ng maraming DOT, talagang ano yan, apply natin sa sarili natin. Kasi pag na-apply mo yan sa sarili mo, madali na yan ituro sa downlines mo. Tama-tama. Sa mga tao na kasama natin dito na gusto mabago yung buhay, gusto matupad yung pangarap. Kasi ito na yun eh. Ito na yung isa sa mga susi na inaatinan mo dapat na training para maintindihan mo, makita mo yung direksyon na pupuntahan natin. At para masabi mo na posible na pwedeng matupad ang mga pangarap basta itong DOT na to ay masunod natin na gagawin natin. Okay? So siguro, thank you sa lahat. Thank you, Press Money, dahil sa Unified, di ba, nagkaroon ako ng opportunity na kumita ng mas malaki, na marami pang matulungang mga tao na pwedeng mabago yung mga buhay, di ba? Tapos, thank you, syempre, kay VP, dahil nag-guide siya, di ba? Nandiyan siya, na anytime may tanong, may ganyan, di ba? And of course, sa mga mentors, no, hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami, no? Lahat kayo ay nakatulong sa paglaki ng negosyo ko, ng grupo ko, etc. Of course, the management and management team ng Unified, no, mga nasa cashier, hanggang sa network development, etc. So, lahat na. And of course, syempre sa mga downlines ko na patuloy na nagtitiwala, no? Na patuloy na naniniwala at nagtitiwala, no? Syempre, sa mga upline, sa mga crossline, lahat yan. Lahat tayo nagtutulungan para palaguin yung negosyo natin kay Unified. Kaya po, ito lang, training na to ang talagang isa sa master natin, kasi malaking tulong sa pagbabago ng sarili at sa pagbabago ng buhay natin. Okay? So, thank you. And syempre, of course, thank you, Press Money Pascual, Mang Farah, di ba, buong pamilya, etc. Lahat po. And for that, grabe, salamat po sa pakikinig at sana nakatulong po ako sa inyo. And good morning. Power. Yan. Ayun, Sir Josh. Sir Josh, okay na.